akong speaker power na yun, no? My dear friends, 1 million! 2 million! 3 million! Milyong-milyong palakpak para kay power speaker, training specialist of AIMGLOBAL, Sir Jurgen Gonzales! Maski pa! Jason, palakpakan naman natin si Jason. Nilagyan ng sili yung kwet niya, no? Ang nipagpagsalita. Tama ba? Tama! Alam mong payaman kasi excited talaga, yes! No? Yes! Yung mga hindi excited, hindi talaga yayaman. Lalo na dito sa Bohol, kilala-kilala yung tarsier. Diba? Yung tarsier, ano ginagawa? Diba ganito na yung tarsier, oh? Diba minsan may prospect kayong ganon? Pag nag-OPP ka, ganon lang siya, oh. Talaga yayaman yun, ha? Pero kayo mga tagayin global, excited kayo, payamang kayo talaga sa negosyo ko. So again, it's nice to be here again in Bohol after a few, kailan ba ako ulit nandito? Last year pa, no? But before I even begin, I'd like to greet everybody a happy new year. Kasi, new year ngayon, eh, tama ba? Kaya lang ng mga Chinese. Kaya, dineclare din na, you know, holiday for the first time, yung mga past Chinese New Year, hindi po dineclare na holiday. Pero ngayon, first time na dineclare na holiday, kaya, you know, because it's a festive celebration for the Chinese also, kaya babatiin ko kayo ng Kung Hei Fat Choy. Kay Ernie, tama ba? So, anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, as everybody knows, mag-NDO ako. So, sino po yung first time na makakatend ng NDO ko? Nasang kamay. First time, ang dami. Ngayon, ganito na yan, ano? Yung maririnig nyo sa aking NDO, available din po to sa YouTube. No? Pwede kayong mag-after this, gusto nyo i-review yung NDO, just click my name, Jurgen Gonzales. Lalabas po yung NDO ko online at saka yung ASAP. Because ang training na mga ginagawa natin sa head office ngayon, aside from the OPP, aside from the product demo and NDO, meron na po tayong tinatawag na ASAP or ASAP training. Familiar na ba kayo doon o hindi pa? Yung ASAP training, ASAP, basic seminar din to training na ginagawa sa head office ngayon. So primarily, meron tayong product demo tsaka OPP. Tapos merong NDO. Ang third na atingan ng mga distributor, itong ASAP. Ano ibig sabihin ng ASAP? Alliance Success Achievement Program. So, hindi pa po namin kinukundak yung ASAP in most provinces, pero one good thing about technology nowadays, kahit wala pong nag-ASAP training dito sa Bohol, available to sa YouTube, kaya pwede po kayong panood. Okay, pwede nyo panoorin. So, importante rin tong ASAP kasi after the NDO, dito namin pinapakita yung bigger picture ng business. Why? Kasi ang networking ngayon, you know, I've been involved in networking for 15 years now. Nag-join ako dito, 21 years old lang po ako. So that gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. 25. So, nung muna ako mag-join, iba ang setup ng networking ng mga panahon na yun. Okay? Iba po ngayon. Ngayon, ang networking, iba na kailangan, being a networker, nowadays, kailangan marunong ka talaga. Kailangan knowledgeable ka about dun sa pinasok mo. Why? Kasi marami na pong network marketing companies available ngayon. So, kung hindi nyo alam yung AIMGLOBAL, kung hindi nyo alam yung in and out ng AIMGLOBAL, ng business natin, marami tayong competitors. Kaya dapat, yung competence level mo, yung galing mo, umakyat din. And maganda sa AIMGLOBAL, isa po tayo sa mga companies na may tawag, kung may tatawagin tayong department, na training department. And I'm sure, last week, nagpunta dito si Arnel Limpin. Tama ba? Yes. So, isipin nyo, after ng training director, ako naman. A few weeks from now, may darating na naman dito sa Bohol galing sa Maynila. Gusto nyo ba yun? Yes. So, we will make it a point na at least meron pong pupunta dito once a week from Manila. Gusto nyo ba yun? Yes! So, opportunity for everybody yun para mag-train, magdala. Kasi, we are trying to strengthen our position. Dahil patuloy na lumalaki ang AIMGLOBAL, and we happen to be the largest and biggest networking company in the world. Para manatili po yan, no? Kasi one,
you know, isa sa disadvantage pag number one ka, wala ka nang tinitingnan ahead of you. Wala ka nang tinitingnan na yung hinahabol ba. Okay? Kaya hindi po tayo pwede maging complacent. Ibig sabihin, hindi tayo pwede magpakampante. Kailangan, habang number one ka, talagang minimaintain mo yung pagiging number one mo at lagi kang, o lalo kang puputok pa. So, kaya naman, umiikot to kami sa buong Pilipinas and nakakatuwa because sa kanina, as I was going here inside the room, nasa lubong ko si Wilfredo. Kilala niyo ba si Wilfredo? Yes! Hindi ko malimutan si Wilfredo because the first time I came here, ano, not the first time, the first time I met him, last November yata yun, Ernie. Tama ba? So, nagpatotoo siya doon sa recognition rally dito eh, di ba? Na, you know, to yung vendor, tapos nakabili ng Hyundai Elantra. Nung narinig ko yung kwento niya, ang hindi alam nito ni Wilfredo, kada ikot ko sa Luzon, lagi siyang laman ng OPP ko. Why? Kasi ang gandang example nung success story niya. Tama ba? Yes. And guess what? Marami sa mga iniikutan ko sa Luzon and even Mindanao, as I talk about this business, nai-inspire sila kay Wilfredo. I think kung mas nai-inspire ang mga taga-Luzon, nai-inspire ang mga taga-Mindanao, dapat may inspire lalo na ang mga taga-Bohol dahil kasama nyo dito mismo si Wilfredo Laway. Tama ba? Should be very, very proud. Should be very proud about him. Should be very proud about Leo Kaduyak because their success stories are from rags to riches. Ibig sabihin, sa negosyong to, walang pinipili kahit sino ka pa, kahit anong pinanggalingan mo, regardless of your background, pwede ka maging milyonaryo sa AIMGLOBAL. Gusto niyo ba yun? So, number one, ang pinag-uusapan natin sa NDO, ang NDO, pagpapalalim na to. And this is important, very important, lalo na sa mga nag-i-start na distributors. Lalo na sa mga magiging downlines ninyo. Kasi, hindi po sapat yung makakatend sila ng OPP at saka product demo. Dapat, dito, lumalim yung motivation nila, they should know how to do the business properly. In fact, in my experience, marami pong nag-quit sa networking kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Tama ba? Pag nahihirapan na, it's time to give up. Kaya doon pumapasok yung importance ng NDO. One thing na dapat na-overcome sa NDO or sa business na to, ang isa sa mga dapat na-overcome nyo, yung tinatawag na personal fear ninyo. Pag sabi personal fear, yung mga personal doubts ninyo, kailangan matanggal ho to sa puso at isipan ninyo if you want to become effective and successful in this business. Why? Marami po mga distributor, sold out na sila sa idea ng networking. Sold out na sila dito sa AIMGLOBAL na pwede silang umaman. Pero would you believe, marami sa atin, pag nagre-recruit, tapos pag uwi ng bahay, nagre-recruit na, umaattend, nag-OPP na, pero magugulat ka. Pag umuwi ng bahay, anong sasabihin sa sarili niya? Yayaman kaya talaga ako sa negosyong ito? Ha? Totoo kaya talaga ito? Tama ba? Minsan naiisip natin yan, ano? Lalo na pag may mga recruit kayo na hindi dumadating. Lalo na pag ini-angel kayo. Tama ba? Alam kayo kasi, napagdaanan mo yan eh. Lalo na pag nahihirapan ka na, parang napasok sa isip mo, totoo kaya to? Parang ba explanation nung umatend ako ha? Parang nung umatend ako, ang ganda, pag ginagawa mo na lintik, napakahirap pala. Tama ba? Yes. So, nagkakaroon ka ng pagdududa along the way. And normal yon because ang tao, ang pinakamadaling paraan pag tayo nahihirapan is to easily give up what we are doing. Pero I'd like to explain it to you that this in this business, kung talaga gusto nyo maging successful, dapat sa isip nyo palang, successful ka na. Ulitin ko ah, dapat sa isip mo palang, successful ka na, tinatrabaho na lang natin. Ang mahirap kasi yan, hindi ka pa successful, pati yung isip mo, hindi rin successful. Kawan nyo ba? Hindi ka nang successful pa, pero yung utak mo, nag-aagaw isip pa siya. Ano yung nag-aagaw isip? Yung kabila ang sabi, kaya mo yan. Yung kabila ang sabi, hindi mo kaya yan. Nagdadalawang isip ang tawag dyan. If you want to become successful in this business, 100% dapat wala kayong kaduda-duda at wala kayong takot na talagang yayaman ka sa alayang sinosyo kuwenta. Ang ibig sabihin nun, kahit nahihirapan, kahit walang recruit, kahit hindi pa kumikita because lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan sa una. Bakit ka dapat mahirapan dito? Yayaman ka eh. Yun yung hindi yumaman, napakahirap. Diba? Yung nga lang buhay na simple, napakahirap mabuhay, yumaman pa kaya? Tama ba? Yes. Lahat ng may value, pinaghihirapan. Lalo na pag moral, legal, at saka ethical. Pag nakakaw ma, ang hirap eh.
yung legal pa kaya. Tama ba? So, paano yung ma-overcome itong fear na ito? You have to understand the reasons for your fear. Number one, ang fear ng maraming tao, lalo ni mga prospects ninyo, ayaw nila mag-join. Kasi meron silang fear of failure. Ano itong fear of failure? Baka hindi ako mag-successful dyan, baka hindi ko linya yan. Baka para kila Wilfredo, kila Leo, kila El nilang yan. Pero personally, meron silang personal fear kung tawagin. Ano yun? Yung fear of failure. Baka hindi mag-tagumpay. Ito ano, sasabihin ko po, ang opposite ng success, ang kabaliktaran ng success, the opposite of success is not failure. Failure is a part of your success. Kaya kung meron kayong mga medyo kabiguan na nararamdaman pa isa-isa, pakunti-unti, paminsan-minsan, part yan ng growing up nyo sa negosyo ito. In fact, let me tell you will be facing a lot of failures in this business before you become successful. Ang ticket ninyo para maging successful, guess what? Failure. Ano ba yung representation ng failure dito sa business na to? Akala kasi ng marami, pag ikaw tumatagal sa business na to, halimbawa, may maririnig kayo nakabili ng sasakyan after 3 months, yung iba yumayaman after 6 months, yung iba nagiging milyonaryo 1 year. Ikaw, 1 year ka na, bakit ako hindi pa ako milyonaryo? Tama ba? Kaya nag-treatment ng iba dyan, failure yata ako. Kasi siya, nagawa niyang 3 buwan, 6 buwan, 1 year ako, 1 year na, wala pa rin, isa pa lang recruit ko, 1 year na ako. To most people, ang kanilang acceptance, failure na sila, if after some time, hindi sila umaangat. Mali po. Why? A person who doesn't quit sa negosyong ito, wala namang pupuntahan yan eh. Tumuloy ka lang, saan ka ba pupunta, eh di talagang magiging successful ka rin, huwag ka lang hihintay. Kaya huwag niyong ititrick na failure yung mga tipong hindi nyo pagkita sa una. Yung hindi paglaki ng grupo nyo sa una, normal yun eh. Ganun talaga. So, huwag kayong matatakot ho dito. Ang nagkukwit, ang nagiging failure lang sa negosyong to, nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So, saan hindi ka nagkukwit? Tuloy ka lang, magiging successful ka. Eh, Jurgen, paano kung 1 year na wala pa nangyayari? Tuloy ka lang. What is 1 year? Ilang 1 year na lumipas sa buhay niyo na wala namang nangyayari din? 2 years, wala pa rin nangyayari? Tuloy ka pa rin. What is 2 years? 3 years, wala nangyayari? Diyan na. Diyan na. Diyan kayo lalong tumuloy kasi nakakahiya na 3 taon na wala pa nangyayari sa'yo. Huh? Ano ba? So, do not just give up. Kasi, sa totoo lang, iba-iba naman ang sitwasyon natin eh. You know, isa sa mga trabaho ko, umikot sa buong Pilipinas. Nagpupunta ako ng Davao. In fact, next month, I'll be in Davao again. Isa sa mga pinakasikat na distributors natin sa Davao, si Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, ang background po, dating embalsamador. Ha? Ngayon, Jun Agarao is nearly 2 years in the business. 6 months pa lang sa negosyo, nakabili ng Montero Sports. After less than about 1 year, naging global ambassador. In less than 1 year, naging millionaire silken. Ngayon po, magto 2 years na siya, nagpapagawa ng bahay, napakagandang bahay. Bago na naman yung sasakyan niya, pangalawa yung Hyundai Tucson. Ang monthly average income, 400 to 500,000 per month. Dating ambassador. Magto 2 years pa lang. Eh, pag nag-uusap kami, sasabihin sa akin, sir, kasi pumunta kami ng Davao, pumunta kami ng Tagum, pinagdadrive niya ako. Nadaanan namin yung dati niyang pinagtatrabaho ang funeraria. Sabi sa akin, sir, dyan ako dati nagtatrabaho. Tinignan ko ngayon, maayos na nga yan, sir. Kasi dati, sa second floor kami mga embalsamador natutulog. Doon sa baba namin, nandun yung morgue. Habang natutulog kami, naaamoy namin yung mga bangkay at saka yung mga formalin. Sabi sa akin yung Junagaraw, kaya sir, alam mo sa totoo lang, pag may mga taong nagtatanong sa akin, ba't ang bilis ko maging successful sa AIMGLOBAL, ang sagot ko lang, simple lang, magkaiba kasi tayo ng sitwasyon eh. Ako, gusto ko ba malagi na lang natutulog na ang iba ang ilalim ko, bangkay? Magkaiba naman kami ng sitwasyon eh, kasi sabi niya, ako, pag hindi ko ginilingan sa networking noong mga panahon na yon, magugutom ang asawa at anak ko kasi pinagkakabuhayan ko lang networking. Kaya yung iba, huwag niyo kukumpara yung sitwasyon niyo sa iba't ibang tao. Kaya yung iba, nagiging successful ng mabilis kasi desperado sila maging successful dahil sobrang
lugmok ang kinabubuhay nila. So do not compare yourselves. Kasi may tayong sitwasyon eh. Kaya pag hindi mo nakukuha yung level ng success na meron yung cross lines mo, huwag mong isisipin na failure ka. Uulitin ko, huwag ka lang magpukwit, masasaamba, payamang ka talaga sa negosyo ngayon. Wala kang pagpuntahan. Yung mga kwento, another story we have is Mr. Johnny Formentera. Tubong Leyte po to na nag-migrate sa Metro Manila. Di ba maraming mga ganyang kwento? Komportable sa probinsya, pumunta ng Maynila. Pagpunta ng Maynila, naghirap. Nagtrabaho po sa Malabon. Si Johnny Formentera, trabaho sa Malabon. Pedicab driver. Nung nakilalang AIM Global, pedicab driver. Can you imagine, nag-join sa AIM, ipinangutang yung kanyang global package. Ngayon po, si Johnny Formentera, pedicab driver, karamihan ng kilala niya, ano rin, pedicab driver din. Kasi kung ano kayo, hindi nyo kakilala mo, tama ba? Ito pa masakit, dahil hindi naman taga siya talaga taga Maynila, ang karamihan ng kakilala niya, wala sa Maynila. Eh di ba ang networking, kailangan marami kang kakilala? Problema niya, nung nasa inasa Malabon, wala siyang kakilala. Kasi, taga-lente nga eh. Tapos pedicab driver. Pero dahil naniwala sa AIM, naniwala sa kanyang sarili, ginawa ang AIM Global. Medyo nahirapan. Medyo, you know, matagal bago umangat. Pero ngayon ho, after 3 years, nagda-drive ng Kia Rio. Brand new kulay puti na Kia Rio. Tatlong taon. Sulit o sulit na sulit? Sulit. You see? Matagal ba yung tatlong taon? Hindi. Marami po akong kilala. 10 taon ng empleyado. Ni 4 na gulong, hindi pa nakakabili. Gulong ng bitikleta meron. Pero gulong ng Kia, wala. And to think na dati po siyang, pedicab driver, ilang kayang padyak ang gagawin niya? Ilang ganun ba? Yung padyak ba? Ilang pasahero kailangan niya para makabili ng Kia Rio? Malamang ga-elepante na yung legs niya, hindi pa yung nakakabili ng Kia Rio. Nakuha niyo ba? Yes. Ganun kaganda yung opportunity yung ginagawa ninyo. So, irrespective kung gano'ng kakatagal, pagdating mo sa finish line, wala namang magtatanong sa'yo kung gano'ng kakatagal eh. Pagdating mo sa finish line, nagtatanungin sa'yo, ano naman ang mga nabong tao na bili mo sa mga pangarap mo? Kaya, do not just give up. Because we're getting stronger, palaki ng palaki ang AIM Global. Make no mistake, nagsisimula pa lang ang AIM. Yung pagputok na nakikita nyo dito sa bowl, hindi pa yan ang tunay na pagputok. Sasabog pa ang alliance in Bowl. Daniel! Number 2. Huwag kayong magpapadala kung marami kayong rejection. Marami ba to? Yes. Sino dito yung hindi na-reject? Ipako sa krus. Bakit? Pagka ikaw po, hindi ka na-reject, abnormal ka. Ibig sabihin ng hindi na-reject, walang nire-recute. Totoo yan, ayaw nyo ma-reject? Huwag kayong mag-recruit. Yun nga lang, huwag kang mag-recruit, wala ka din makukuha sa negosyong to. So dahil nagre-recruit ka, part ba rejection? Yes. Part. Ganun talaga. Kung ako'y nagsimula sa negosyong to, na-reject din ako. Sila Doc Ed, sila Francis, sila John Aspirin, sila Elmi. Marami mga leaders dito before they become successful, na-reject din sila. So, ang issue dito, hindi natin maiwasan ang rejection eh. Wala akong magagawa talaga dyan eh. Ang issue dito, paano mo kukontrolin yung emosyon mo para hindi ka maapektuhan sa mga rejection na to? Why? Sa 16 years, 15 years na experience ko, marami nagkukwit dito kasi nare-reject. Pag tinanong mo, ayoko na-apply, magkukwit na ako. Bakit? Walang sumasama sa akin. Walang naniniwala sa akin. Kaya magkukwit na siya kasi nare-reject. Nakuha niyo? Yes. Pero ulitin ko, maraming hindi maniniwala. Pero tasabihin ko sa inyo to, hindi lahat maniniwala, pero may mga maniniwala. Yes! May darating ding alas. May darating ding agula sa network mo. Makakakuha ka rin ng gagalaw. Makakakuha ka rin ng maniniwala sa'yo. Kaya ang ano dito, ang solusyon lang dito sa rejection na to, isa lang. Hindi natin may iwasan to eh. Ang issue dito, masasanay ka rin dyan. Ha? Kagabi, galing po ako sa Cebu. I was just in Cebu. And when I was discussing this, sabi ko sa kanila, tandaan mo itong rejection para ka lang kalyo. Alam niyo yung kalyo? Kabol ba yun? Kubal.
Mabaliktad tuloy, kabol, kabal. Parang kabal lang yan. Ano ibig sabihin nun? Sa una lang, masakit. Pero pagkaliw na siya, wala na siyang pakiramdam. Kaya masasanay din ngayon dito, darating ang panahon, magiging kabal ka rin. Wala ka ng pakiramdam sa rejection pagdating ng araw. And dapat lalo niyong pangigilan. Yung mga tao nagre-reject sa inyo, gawin niyo silang booster. Ano ibig sabihin ng booster? Yung para sila tambucho na ilalagay sa likod mo para lalo kang bumuluso. I-challenge mo yung sarili mo. Ayaw mong maniwala. Ako, sabi mo sarili mo, babalikan na lang kita pag may kotse na ako. Yung ayaw maniwala, ayaw nilang maniwala, ayaw ko na din. Hindi dapat ganun. Pag may hindi naniwala, make it a challenge for yourself. I know that because I was an active distributor for 16 years. Bago ako maging training specialist ng AIMGLOBAL, active na distributor ako. And believe me, I underwent those things that you're undergoing right now. Pinagdaanan ko yan, kaya alam ko yung pakiramdam. And alam ko yung pakiramdam, na pag ikaw pinaghirapan mo isang bagay, at nakakuha mo siya, mga kaibigan, wala nang pinakamasarap na victory sa isang bagay na pinaghirapan mo na nagsisimula. Kaya, magiging dito, yung magalala, yung nag-imbento po ng recipe ng KFC, ang pangalan niya si Colonel Sanders. Nag-device po siya, nag-gumawa siya ng recipe ng KFC. Pinaghalo-halo niya 12 na iba't ibang klase ng herbs. Tapos may special ingredient siya. Tapos dahil naniniwala siya na masarap yung kanyang inimbento, he started peddling this, he started selling this to investors. Kaya lang walang naniniwala sa kanya kasi para doon sa mga binibenta niya, bakit ko bibili niyang recipe ng chicken mo? Ang dami-dami ng chicken. Ang gusto lang ni Colonel Sanders, pag binenta niya yung chicken niya, makakuha po siya ng royalty income. Alam niyo royalty income? Yes. Oh. At 65 years old, retired colonel po yun from US Army. Alam niyo ilan ang nag-reject sa kanya bago may bumili ng recipe niya? 1,009 rejections. Yung 1,010, dun binili yung recipe niya, kaya tayo may KFC ngayon. Ito ngayon ang kwento. Dahil may bumili ng recipe niya, he died, bago siya mamatay, he died a multi-multi millionaire. Ngayon, pati yung angkan niya, multi-multi millionaire, kasi ilan ang branches ng KFC sa buong mundo ngayon. The question is, kung nag-give up siya, tiyan mo ha, kung nakaka, ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagbibenta, pagsasabi na bili mo itong recipe ko, aabot kaya siya doon sa 1,010 o hindi? Kaya ang lesson dito, simple na, kayo, nakakailan na kayo? Kaya kung nakakasyam pa lang kayo, may 1,000 pa kayo, ha? Nakuha niyo ba yung lesson? Yes! So, ganun din dito, marireject ka muna ng marireject bago mo makuha. Ito, nakakatakot. Mamaya niyan, di ba, katulad nangyari sa kanya, nung pang 1,009, sabi niya sa sarili niya, wala na talagang bibili sa akin. Nag-stop na siya. Hindi niya alam, yung susunod palang bebentahan niya, yun na pala yung oo. Huwag kayong mag-give up, you know why? Baka yung susunod na kakausapin niyo, yan na magpapaglobal ambassador sa inyo. Sarili nyo na, you know, wala akong makuha, wala na rin maniwala. No. Lalabas at lalabas din yung alas ninyo. Hindi pwedeng hindi. Alam nyo kung bakit? Lahat ng bagay may panahon. Yung mangga nga, nahihinog tao pa kaya? Yes. Mangga nahihinog, di ba? Mahihinog din ang network mo. Hindi pwedeng hindi. Pag lumabas yan, ikaw naman ang nandito sa entabladong ito, ang mga tao naman dyan ang nakikinig ng tunay ng kwento mo. Mangga na nun. So, ulitin ko, if you want to become successful here, tatanggalin po natin ang fear at tanggalin natin ang doubt natin sa sarili natin. Later on, I will talk more about your doubt, your personal doubt, pag pinag-usapan ko na yung belief mamaya. So, ang pangalawang tatanong ninyo, it's very important in this business, other than, you know, overcome your fears and doubts, dito dapat meron kayong reason, may concept kayo, meron kayong malalim na reason bakit nyo siya ginagawa. And in my experience, ang mga nagiging successful sa negosyong to, yung mga taong malalim ang dahilan bakit nila ginagawa ang AIMGLOBAL. For all you know, baka mamaya niya, recruit ka ng recruit,
Pero napakababaw naman pala ng dahilan mo bakit mo ito ginagawa. Di wala din. For all you know, baka ang kulang sa'yo, yung motivation. Kasi, dito sa why, dito lalabas yung motivation mo eh. Ito yung gigising sa'yo araw-araw. Ito yung magpapaalala sa'yo na dapat nagre-recruit ka. Ito yung magiging inspirasyon mo para gawin yung aim. So when you go home tonight, tanongin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa ang aim global? Para saan ba to? Bakit ko siya kailangan seryosohin? Bigyan ko yung kwento. Nung nag-join ako sa networking, ang reason ko, ang motivation ko, kung bakit ko gustong gawin ito, kasi gusto ko po tulungan ang mga magulang ko. Kasi pagod na po sila, matatanda na sila. Now, let me ask you, kung ikaw bilang anak, ang reason mo para maging successful sa ganito negosyo, ay tulungan ng mga magulang mo. Malalim yun o mababaw? Malalim na dahilan yun. So ako, ginagawa ko yung business kasi for my parents, kasi, you know, gusto ko silang tulungan dahil pagod na sila eh. Gusto ko silang tulungan dahil naniniwala ako. Thank you. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng AIM Global, mapapabilis ang asenso ko to the point na pwede ko nang sabihin sa kanila, nanay, tatay, huwag na kayo magtrabaho. Ako na magpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya yun ang ginawa kong reason, mga kaibigan, na kahit ako, nahihirapan, okay lang. Na kahit ako nare-reject, okay lang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, pag ayaw maniwala ng classmate ko, ayaw maniwala ng opisina ko, nilalait ako ng mga kaibigan ko, alam mo, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang, hindi naman kayo ang tutulong sa nanay at tatay ko eh. Tama ba? Tama. Hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko, ba't ako maniniwala sa inyo? Yes. So, tell that to yourself. Umanap kayo ng malalim na dahilan, bakit nyo ito ginagawa? It could be for your children, it could be for your loved ones, it could be for yourself, for your wife, for your husband, but kailangan may malalim na reason ka. Kasi pag mababaw ang dahilan mo, bakit nandito ka? Mahirapan ka lang ng konti. 95% ng distributor, pag mahirapan ng konti, at ang pakababaw ng dahilan nila, bibigay ka sa negosyo ito. You know why? Hindi siya madali. Madali ba yung AIM Global? Hindi. Yeah. Re-recruit ka, pupunta mo sa bahay, ayaw. San linggo mong tinitext, oo, pupunta ako, pupunta. Pag-araw na para pumunta, pinahalap ko, nasan ka na? Ang sagot sa'yo, who you? Tama ba? Tama ba? Yes! Magtatawa ng ka, networking, para ka may ketong. Alam mo yon, ang tingin sa'yo pag nanay-networking ka, people perceive you differently. So, ang hirap eh, daming rejection, etc. Sa una, hindi ka kumikita. Minsan mga kaibigan mo, ganito pa yun, hahanapan ka ng prueba bago sumama. Tama ba? Pag may recruit ka, sasabihin mo, ano, maganda ba? Sasabihin sa'yo, oo, maganda. Ano, sama ka? Sasabihin sa'yo, ikaw muna, pag mayaman ka na. Tama ba? Hindi nila naintindihan. Parang ako doon nagre-recruit. May classmate ako, sabi ko, ano pare, maganda ba? Pagkita sa seminar. Sabi ko, pare, maganda ba? Sabi sa akin, oo, maganda. Ano, sama ka? Sabi sa akin, ikaw muna. Mayaman ka na. Hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman? Ayaw mo nga sumama. Kaya yung mga kaibigan natin, sasabihin sa'yo, yumaman ka muna. Eh, paano nga ayaw mo nga? Tama ba? Mahirap eh. Kaya madali kang bibigay. Madali kang bibigay. Ayaw namin yun. Ayaw namin bumigay kayo. Ayaw namin mag-quit kayo. Because katulad kasi sinabi ko kanina, the only people who fail in this business are people who quit. Pag nag-quit ka, goodbye na eh. Wala nang pag-asa. Pero kahit na ikaw, hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin sa network mo, pero hindi ka nag-quit, may kinabukasang naghihintay pa rin para sa'yo. Sa mga medyo, you know, kasi pag malalim ang dahilan mo, lalabas yung gigil mo eh. Lalabas ang potential mo. In fact, kahit hindi kayo follow up ng upline mo, pagka ikaw, lumabas yung potential mo, yung gigil mo. May sarili kang palo, lalabas yung initiative mo, yun ang tawag namin. So when you get up tonight, have a reflection, bakit ko ba gagawin ito negosyo? It could be probably gusto mong baguhin yung bahay ninyo. Pag-uwi mo mamayang gabi, tingnan mo yung kwarto ng children mo, masaya ka na ba para sa kanila? Mamayang gabi, pag-uwi mo, tingnan mo yung nanay at tatay mo. Habang tumatanda sila, ano yung ino-offer mo, ano yung pwede mo ma-offer sa kanila. So find your motivation why you do this. And ang level ng success nyo dito, magdi-depend kung gano'ng kalalim ang motivation ninyo. Now, ano ba yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito sa AIM Global? Number one, dito ang pinaglalaban natin, hindi lang pera. Dito ang pinaglalaban natin, yung freedom mo. The freedom
na kung tawagin natin, magkaroon ka ng financial freedom at saka personal freedom. Hindi lang tayo kikita ng pera dito. Ang pagkita ng pera, ano yan eh, minor lang yan sa negosyong to. Ang tinatrabaho natin dito, yung financial freedom. Pag sabi financial freedom, you don't have to work anymore. Why? Money will work for you already. Masarap ba yun? Diba? Marami ba kayong kreato, we keep working for the money. Pero tayo nga sa AIMGLOBAL, darating ang panahon, dahil malaki na ang kinikita mo sa dami ng investments mo, yung pera na nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Kasi hindi mauubos ang energy ng tao pagka ang hinabol mo pera. So dito, kung makukuha nyo dito, yung tinatawag na financial freedom. And masarap magkaroon ng financial freedom because for me, coming from a poor family, I can easily tell you kung ano yung difference ng meron sa wala. Palagay nyo na masarap yung meron, yung wala. Okay. Ano sa palagay nyo masarap? Yung mayaman o mahirap? Mas masarap yung may pera. Kasi pag may pera ka, may freedom ka. Mas sikat ka. Pagka may pera ka, whether we like it or not, ikaw ang pinakikinggan sa pamilya nyo. Tama ba? Iba sa pamilya kung sino may pera, kung ano yung sabihin nyo na yun. Ha? Pero pag ikaw, kahit gano'ng katalina, kwakwenta. Tama mali? Pag Pasko, sino sikat? May pera o yung matalino? May pera. Ang pinakikinggan sa pamilya, yung may pera lagi. Tama ba? Kaya mo sa pamilya Pilipino, yung may mga pera, lalo yung mga nasa abroad, ang mga kapatid. Kung ano yung sabihin nung nandun, di ba? Makikinig na lang yung mga nandito. Kung hindi, walang padala eh. Kaya mag-obligado kang makinig. So, sinag-dedictate yung may pera. Kaya, nagkakaroon ka ng authority pag may pera ka. People recognize you pag may pera. Wala pong masama sa pagkakaroon ng maraming pera. You know why? Ang yardstick ng wealth nasa pera. Because kung gano'ng kadami ang pera mo, ganun din kalaki ang pwede maging contribution mo sa society. Tignan mo, nagkaroon mo ng calamity sa Cagayan de Oro, tsaka Iligan. Yung top distributor natin, sa laki ng kinikita niya, alam niyo magkano pinledge na bigay? 200,000 pesos. Yung Joseph Lim, nagbigay ng 2,000 piso. Naalala niyo yung Alive Foundation natin? Nag-fundraising kami. Mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, mga distributor, nagtatawag kung magkano yung bibigay nila. Yung Joseph Lim, magkano binigay? 2,000 piso. Lahat ng suot niya, lahat ng damit pinamigay, ang iniwan niya lang sa sarili niya yung suot-suot niya. Lahat pinamigay. Nung tinignan nila doktora yung kanyang mga damit na pinamigay, top of the line yung mga damit. Lako, Armani, mamahalin niya. Pinamigay niya lang. Ang natira sa sarili niya yung suot-suot niya. Pero ang ganda ng motivation niya, okay lang, ipamigay ko lahat para may reason ako para mag-shopping ng mga bagong damit ko. Kung wala kang pera, magagawa mo ba yun? Kaya wag mo kayong, you know, don't be fooled na magkakaroon ng pera. Hindi mo. If you know how to handle money, marami kang mga kababayan na matutulong. Kaya masarap maging financially free. Masarap magkaroon ng pera. Pangalawa, ang freedom na binibigay dito, yung tinatawag na personal freedom. Ano yung personal freedom? Yung oras para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ilan na bang mga tao, ilan na bang mga magulang, that they are so busy with their work, na yung mga anak nila, one day, makikita na lang nila, malalaki na. Tama ba? So, dito, ang binibigay sa atin ng AIMGLOBAL, darating ang panahon, pag lumaki ang network mo, kahit magpahinga ka, babayaran ka pa rin ba namin? Babayaran ka pa rin ba ng AIMGLOBAL? Yes! Kahit one month magbakasyon ka, basta malaki na network ka, kahit one month magbakasyon ka, may kita ka pa rin ba? Yes! Kahit na-spend mo yung mga halaga mong oras para sa mga mahal mo sa buhay, kumikita ka pa rin ba? Yes! Ano maganda dito, tawag dito personal freedom. May quality time ka para sa mga mahal mo sa buhay. Marami po akong kilala, mayaman, pero walang oras sa sarili at sa pamilya nila. Ilan na bang mayayaman yung ganyan? Ang daming pera, pero sa laki na negosyo nila, hindi nila maiwan. Tapos, wala silang quality time for their family. Pero sa AIM, baliktad. Marami akong kilala, may pera, pero ang daming oras ng taga-AIMGLOBAL. Sa labas, maraming negosyante, may pera, pero walang oras. Pero mas marami akong kilala, puro oras, walang pera. Sa AIMGLOBAL, iba.
you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Diba? Sarap nun. May pera ka para ma-enjoy yung oras mo at may oras ka para ma-enjoy yung pera mo. Kaya, paghirapan mo man to, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Apuyat ka man, okay lang. Freedom naman ang naghihintay sa'yo. Diba mas masarap matulog pagka may million ka sa bangko? Kahit ilagay mo yun sa passbook, yung kahit ilagay mo yung passbook mo sa ilalim ng unan mo, pwede. Masarap ba yun? Yes! Masarap ba yung hindi ka na kailangan nag-worry dahil yung anak mo magka-kolehiyo na? Masarap ba yun? Yes. Masarap ba na, you know, papagawa ka ng bahay kasi marami kang savings and you can buy your dream house. Pwede mong ipatayo yung dream house mo. So dito ang tinatrabaho natin, hindi lang po pera. Ang ibibigay sa inyo ng aim is financial and personal freedom. Kaya pag may mga kaibigan kayong ayaw maniwala sa inyo, okay lang, sabihin nyo sa kanila, okay lang, wala ka namang freedom. Nakuha nyo ba? Yes! Kasi hindi nila naiintindihan ang tinatrabaho natin dito, yung freedom natin. And pag freedom ang pinag-uusapan, pinaglalaban ba yan? Yes! Yun ang pinaglalaban nyo dito sa AIMGLOBAL. Number two, bakit nyo kayo na mag-AIMGLOBAL? Because this is business. And you and I know that if you want to become financially free, dapat magnegosyo ka. Tama ba? And alam natin yun, no? Maraming mga tao, isa sa mga pinaka-paborito kong libro, yung tinatawag na Live Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. Sabi niya, may apat na paraan lang kung paano makikita ng pera sa buong mundo. Pwede ka maging empleyado, self-employed, mag-business ka, o maging investor ka. Ang tawag dito, the ESBI Quadrant. Sabi niya, sa research niya, ang pinaka-miserable people in the world financially, yung laging walang pera, belongs to the left side of the quadrant. Mga empleyado, self-employed. Pero mga mayaman sa mundo, alam nyo kung nasaan? Nasa right side of the quadrant. So, ibig sabihin, ang asenso, nasaan? Nasa left, nasa right. Ito ngayon ang gulat. Maraming mga tao, alam nila ang pag-asenso na andito sa kabila. Pero dito kayo magugulat. Maraming mga tao na nanatiling nasa kaliwa. Tama ba? In fact, dito, di ba? Bago kayo mag-AIMGLOBAL, malamang marami sa inyo nasa employment. Kahit na nung ikaw nagtatrabaho, alam mo na ang asenso nasa negosyo. Pero ang tanong, bakit hindi ka nagne-negosyo? Yung iba, ang dahilan, baka walang puhunan, walang opportunity. Pero may mas malalim na dahilan bakit maraming tao ayaw tumawid sa kabila. Alam nyo, ba't di makatawid? Because it's against their core values. Ano yung core values? Ang tinuro kasi sa atin, pag-aral kang mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kaya bata ka pa, trabaho, 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 trabaho. Nung umattend ka ng seminar, negosyo, negosyo, trabaho, 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 trabaho. Tama, mali? Kaya yung mga recruit nyo, huwag nyo sisisihin minsan kung ayaw nila. Kasi, nakaprogram ang utak nila hindi sa negosyo, nakaprogram sa trabaho. Kaya hindi nila makita yung opportunity na bubulag sila ng programming nila, tawag doon, mindset. Bakit? Bata ka pa, yun ang sinabi sa'yo, mag-aral ka mabuti para magkaroon magandang trabaho. Yung mga Chinese, anong ginagawa? Mag-aral ka para pag-graduate mo, maghanap ka ng negosyo. Kaya magtataka kayo, mga Chinese, ang orientation, laging business. Sila naman, pag kayo, mga Chinese, baligtad, pag pinag-usapan ang trabaho, ayaw nila. Pero ang gusto, pag pinag-usapan negosyo, yan, kita tayo dyan, oo, negosyo. Gusto ko negosyo. Pero pag trabaho pinag-usapan, employment, ayaw nila. Pilipino, baligtad. Pag pinag-usapan negosyo, ayaw. Gusto, trabaho. Tama o tama? Tama talaga eh. So, yun iba nahirapan makatawid. Ang hindi alam na maraming tao, by joining in global, yung programming mo, magmula nung bata ka, pinapalitan namin. Hindi mo lang namamalaya, tinutulungan ka namin makatawid. By joining AIM, tinutulungan ka namin makatawid. Kaya ngayon, nandito ka na, nakatawid ka na. Tanong, aasenso ka na ba? Yes. Aasenso ka na ba? Yes. Tama na ang formula mo eh. Pag ang ginagamit mong formula sa mga panahon na to, employment pa rin para kunin pangarap mo, sorry to tell you, you're using an old and obsolete formula already. It's an obsolete formula. Nung panahon ng nanay-lolo natin, pag empleyado ka, pwede ka pang umasenso. Pwede ka pang makakuha at magkaroon ng bahay, lupa. Pwede ka pang magkakotse. Nung araw nga, pag teacher ka, magkakabahay ka.
Kaya nga may teacher's village eh. Tama ba? Subukan mo maging teacher ngayon. Kakabahay ka, lupa, pwede. So lupa sa paso. The point is, if you're using an old formula, mapapagod ka na, hindi mo pa nakuha pangarap mo. But by joining AIMGLOBAL, let me tell you, tinutulungan namin kayo makatawid. Ngayong nakatawid ka na, ito ang tamang formula ngayon sa pag-asenso. Ang mga pinakamayayaman sa mundo ngayon, let me tell you, mga hindi po nakapagtapos. The youngest billionaire right now, yung nag-imbento ng Facebook, si Mike Zuckerberg, he did not even finish college. He dropped out from college. So hindi na education ang susi ngayon. Information na ang susi ngayon. I'm not telling you na huwag ka namang mag-aral, no? Education is more important than ever. But what I'm saying, education alone will never make you rich. It's finding the right opportunity and being at the right place at the right time. Ngayon, ang negosyo, networking, booming! Ito negosyo ko. Kung ipipikit ng maraming tao ang mata nila at magbubulag-bulagan sila sa networking, let me tell you, pag hindi kayo nag-networking ngayon, napapagulian na kayo sa development na nangyayari sa buong Pilipinas. Because more and more people are becoming successful sa networking, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ngayong nandito ka, ang swerte mo, kasi nakatawid ka na. Samantalang maraming tao sa labas, hindi pa makatawid, tawid. Kaya pag may mga kaibigan ngayon, nare-recruit nyo, tapos ayaw, okay lang, sabi mo sa kanya, okay lang, hindi ka naman makatawid. Pag tinong saan tatawid, dyan sa highway. Nakuha nyo ba? Yes. Ngayon, ganito yan. Yun yung pasayin nyo, nakatawid na. Ha? Pag ikaw nakatawid na, huwag ka nang babalik. Hindi ko naman sinasabi na iwan yung work nyo eh. Huwag. Don't leave your jobs. Holiday ngayon, bukas na. Because as long as you're working for someone else, you are making other people rich, hindi ikaw. Yes. Alam nyo yan. Sorry doon sa mga tinatamaan, pero hindi kayo pinatatamaan ko, ha? Yung katabi nyo. Hindi ba yung katabi nyo, ikaw din katabi? Kaya ikaw din yun. Bumalandra lang, ha? Pero alam nyo yun, di ba, that if you keep working for someone else, hindi naman ikaw yung mayaman, eh. Because the job of your boss is not to make you rich. His job is to make sure you get your paycheck. Ang job ng mga boss natin, make sure na makuha natin ang sweldo natin. Pero hindi nila trabaho na payamanin ang sarili natin. Trabaho natin na pakiramanin ang sarili natin. Yes! It's not the job of other people to make you rich. Kaya huwag nyo nang hintayin yung kumpanya nyo payayamanin ka, hindi mangyayari yun. Huwag nyo nang hintayin yung gobyerno magpapayaman sa'yo, hindi mangyayari yun. Ang magpapayaman sa'yo, ikaw. Ang swerte mo kasi nasa AIMGLOBAL ka, ito proven formula. Marami na pong yumaman dito, kaya padayaman ko talaga. Kaya, yun ha, huwag na kayong babalik. Kung nasa employment kayo ngayon and you're doing business, you are in both quadrants. Maraming mga tao kasi, pagtawid at nahirapan, balik uli sila dito, ito na lang, hindi na nagpa-part-time. Mali. You know, ang isang bagay, pag nahirapan ka, hindi dapat measurement yan para mag-quit ka. Okay? For all you know, pag nahihirapan ka, malamang nandun ang tamang direksyon. Yes. Kasi pag ikaw umaangat, mahirapan ka talaga. May nakita na kayong umakyat ng bundok na hindi nahirapan? Pag ikaw hindi nahirapan, babagsak ka ng bundok. Pero pag umaakyat ka ng bundok, mahirapan ka talaga. Ba't hinahirapan sa AIMGLOBAL, inaakyat nyo ang bundok ng mga pangarap ninyo. Yes! Okay. Dito, tatandaan nyo yung power ng leverage. Maraming mga empleyado, hindi umayaman kasi, hindi na nila mumultiply yung sarili nila. Sa isang kumpanya, ang pinakamalaki ang kinikita, yung mga nasa taas. Tama ho ba? Like in our company, ang pinakamayaman na kumikita sa kumpanya, ang isang empleyado, ang pinakamalaking sweldo, o pinaka ang empleyado na pinakamalaki ang sweldo, normally, mga presidente. Kasi may mga presidente, that doesn't necessarily mean na sila may ari. Tulad yan, si Lucio Tan. Marami ba siyang kumpanya? Yes. Yung mga kumpanya niya, may presidente, wala? Yes. So yung mga presidente niyo, empleyado niya? Yes. Pero yung mga empleyado to, yung mga presidente, sila ang mga pinakamalaki ang sweldo. Nakuha niyo ba? Bakit malalaki ang sweldo nila? Kasi, yung presidente, siya yung may pinakamaraming leverage. Why? Pag sabi leverage, siya yung may pinakamaraming na multiply yung sarili niya. Kasi siya yung presidente, may VP siya. Yung VP niya, may assistant VP. Yung assistant vice president, may manager. Yung manager, may assistant manager. Yung assistant manager, may supervisor. Yung supervisor, may assistant supervisor. Tapos dito, yung mga rank and file.
So bakit malaki kinikita nito? Kasi nakapag-leverage siya sa napakaraming empleyado. Ito masakit. May pagkakataon ba yung rank and file, pwede niyang malagpasan yung kinikita nito? Janitor to. Pwede ba na mas malaki kinikita nito kaysa dito? Hindi pwede. Tama ba? Kaya ang tunay na pyramid, hindi networking. Ang tunay na pyramiding, employment. Kasi, kung ikaw nasa rank and file ka, walang pagkakataon na yung kinikita mo mas malaki doon sa mga nauna sa'yo. Sa AIM, baliktad. Si Joseph Lim, number one natin. Tanong, may upline siya, wala? May sponsor, wala? Tignan siya, nasa ilalim siya, pero mas malaki pa kinikita, mas malaki pa kinikita niya kaysa doon sa mga nasa itaas niya. Kaya yung networking, kahit nasaan ka pa, kahit kahapon, bukas ka pa mag-join, you have the same equal opportunity because we give you the power of leverage. Basta makapagparami ka ng network mo, nauna ka o nahuli ka man, basta mas malaki yung network mo sa sponsor mo, guess what? Mas malaki pa rin ang kikitain mo. Ayun. Bakit may yaman dito? Kasi ang tinuturo namin kung bakit ka magre-recruit para magkaroon ka ng leverage. Bakit maraming empleyado hindi yaman? Wala silang leverage. Halimbawa, clerk ka. Clerk, mapaparami mo yung sarili mo. Alam ka naman kumuha ka ng sub-clerk. Sendo mo 10,000. Alam ka naman, hatihan mo siya ng 5,000 hati kaysa trabaho mo. Tama ba? Kaya maraming empleyado hindi mayaman kasi wala silang leverage. Sa networking, baliktad. Ikaw, pag naparami mo yung sarili mo, dumami ito ng dumami. Okay? Lalo na ngayon. Ko-open lang natin sa Dubai 2 weeks ago. Kung alam niyo po yan. 2 weeks ago, we are officially open in Dubai. So mga countries natin ngayon, Singapore, Hawaii, Dubai. We will be soon opening up in Hong Kong. Malapit na po ang Hong Kong. Naka-line up na tayo sa Italy. Naka-line up na tayo sa South Korea. Sasabog ang AIMGLOBAL sa buong mundo. Yung territorial restriction, palaki ng palaki. Paano mo ubusin ang buong mundo? Pilipinas nga, hindi mo maubos, eh, buong mundo pa kaya. Eh, mark my word, bakit kaya yaman dito? Kasi mapaparami mo yung sarili mo. Pag dumami yung sarili mo at mga nag-download mo, libo na. Magpahinga ka man, kumikita ka pa din. Yun yung magic ng networking. Halimbawa, ikaw to, sa Pilipinas. Yung recruit ng kapitbahay ng pinsa ng kapitbahay niyo. May kamag-anak sa Hawaii. Nag-AIMGLOBAL sa Hawaii. Alam niyo ba mga members natin sa Hawaii kung ano? Mga doktor at saka mga Filipino nurses. Ang members natin sa Hawaii. Yung kaibigan ng pinsan mo, may kamag-anak sa Hawaii, nirecruit niya doon sa AIMGLOBAL. Nag-recruit ng mga nurses, ng mga doktor, pumutok yung grupo mo sa Hawaii. Ano, ikaw na sa Pilipinas, kumikita ka hindi? Dahil baliktad ang oras, habang dito, gabi at natutulog ka, yung downline mo sa Hawaii, nagsisipag din. So habang natutulog ka, kumikita ka. Tama ba? Oh. Ito ngayon ang malupit. Pag gising mo rito, tulog na sila. Tama? Yung grupo mo naman sa Pilipinas, ang gising. Sila naman na nagbebenta, nagre-recruit, nagpupush ng product. So habang gising ka, kumikita ka din. So whether tulog ka o gising ka, kumikita ka sa alayang. Anong tawag to? Leverage. Nakuha niyo ba? O, yung isang grupo mo, nasa Singapore naman. Ang oras ng Pilipinas, pareho sa Singapore. O, di ba yung time na matulog ang grupo mo sa Singapore, yung nasa Hawaii naman ang gising. So you're practically making money 24 hours a day. O ngayon, pag empleyado ka, patulog ka, may kita ka pa? What? No work, no? Paid. Dito, ibang klase, darating ang panahon, kahit no work, you will still get paid in Alliance Institute. Masarap ba yun? Ang tawag doon, leverage, kaya magparami kayo ng recruit, magparami ng grupo. One day, nagpapahinga ka na, babayaran ka pa rin ng AIM. Kahit matulog ka maghapon, babayaran ka pa din namin. Basta may commission ka. Kahit matulog ka, huwag ka nang gumising. Kikita ka pa din. Tama ba? Alam niyo,
nyo ba ito, napapamana ito? Yes. Alam nyo ba na ipapamana itong account na ito? Yes. Yung tinatrabaho nyo ngayon, mga magulang, one day, mag-retire ka, mamatay tayo. Guess what? Ito, transferable sa mga mahal nyo sa buhay. Yes. Oh. Kahit maging manager ka ng malaking bangko, one day, pag nag-retire ka, manager yung anak mo? Hindi. Dito, pag ikaw global ambassador, maniwala kayong account na yun pag namatay ka, pag binana mo global ambassador din yung anak mo. Galing, no? Ang tawag doon, leverage. Kaya pag may mga ayaw maniwala, ano sasabihin nyo sa kanila? Hindi mo naman alam yung leverage. Wala ka. Pag tinanong, anong leverage? Basta. Kamatay kang dukha. Inaaway, no? Huwag nyo awayan, ha? Okay. Diba? Number four. Dito, meron kang security. Siyempre, pag may pera ka na, meron ka na bang sense of security? You will feel secured pagka meron ka ng pera eh. One good thing about, you know, money is that it can give you sense of security. Hindi katulad nung halimbawa, yung ibang mga nanay, diba? Pag hawak-hawak nila yung anak nila sa mga shopping mall, lintik makahawak eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may nabasag yung anak niya, hindi niya mababayaran eh. May babasag na appliance, may babasag na figurine. Diba? So, magkakaroon ka ng sense of security. And katulad ng sinabi ko, sa panahon mo ngayon, nagbabago na ang buhay. Nagbabago na ang panahon. Ako, I have a, you know, two daughters. No? Iba na ang panahon ngayon eh. Iba na yung panahon ko sa panahon ng mga bata ngayon. Yung panahon ko, titigan lang ako ng tatay ko, tatahimik na ako. Naabutan niyo ba yun? Yung pag magulo ka, pag malikot ka, titigang ka lang. Alam mo na eh, kunwari sa kumakain kayo, ang daldal mo, yung kinakainan mo, ang kalat, titigang ka lang ng tatay mo, wala na. Tama ba? Yes. Yung mga bata ngayon, pag magulo, maingay, titigan mo, ano gagawin? Tititigang ka rin. Iba yung mga bata ngayon, tama ba? Yes. Dati ang laro, agawang base, patintero, jackstone, tumbang preso, siatong. Alam niyo yung siatong? Yes. Yung may gano'n ka, yung may kahoy ka, pagtalo ka, siat! At ka medyo nabitin, lumunok ka, balitin! Di ba? Balitin ka, siat! Tama ba? Kaya yung mga bata, ano laro? Ha? PlayStation, computer, iTouch, iPad, iba na. Dati, ito sasabihin ko sa inyo, ang mga anak, they take care of their parents. Tama ba? Darating ang panahon, parang Amerika na to. Guess what? Sa States kasi, the children normally do not take care of their parents. Kaya pag nanay, tatay ka sa Amerika, kailangan mag-ipon ka ng retirement mo. Hindi mo pwede nasahan yung mga anak mo. Naaalagaan ka. Kasi sila rin, mahirap din ang buhay pagka sila hindi ng trabaho para sa sarili nila. Tama ba? Dati, tayong mga magulang, yung mga magulang, pwede umasa sa anak. Darating ang panahon, hindi tayo pwede umasa sa anak natin. Ang tanong, ano ginagawa mo? Di ba mas maganda bago dumating yung panahon na yun? Marami ka ng pera para meron ka security, alagaan ka man ang anak mo o hindi. Yes! Pagka wala kang pera bilang nanay at tatay, pagpapasahan-pasahan ka ng anak mo. Nanay, doon ka muna kay kuya, ha? Pag nakay kuya ka na, nanay, doon ka muna kay bunso, ha? Pero pag may pera ka, baliktad, pag-aagawan ka niya, nanay, dito ka muna sa amin, ha? Tama ba? So, yun yung sinasabi ko, iba pag meron kang security. Iba! Tandaan nyo, nag-iiba po panahon. Tandaan nyo yung sinasabi ko. What used to be Filipino values, hindi na nangyayari sa mga panahon ngayon. Because of the media, because of the internet, because the world is so connected with one another, nagkakaroon na yung isang bansa ng tinatawag nating multicultural na iba-ibang mga influences na. Nakuha niyo, ibig sabihin? Yes. Ngayon nga, kukunti na yung mga batang nagbe-bless, no? Kukunti na yung batang nag-kikis. Pag durating ka sa bahay, dati kahit hindi mo anak o kahit hindi mo pamangkin, kahit hindi mo apo, pag may puti ang buho, tatakbo ko eh. Tatakbo ko doon basta may puti ang buho. Mamano ko, ay hindi ko kilala eh. Kasi yun ang turo ng nanay, tama? Ngayon iba na. Tuturuan mo pa yung anak mo, mag-bless ka. Uncle mo yun. Ah, uncle ko ba yun? Nakuha nyo, kaya iba yung merong security. Last, number five. Bakit nyo kailangan mag-aim global? Because you will have the ability to help others. Di ba masarap to, yung makatulong sa ibang tao? Yes. O, totoo yan, pag nagre-recruit tayo, ang dating eh, para tayo nakikinabang, kaya tayo nagre-recruit. But at the end of the day, sa totoo lang, pag yung recruit mo masenso, sino mas nakinabang? Ikaw na nag-recruit, o siya na nirecruit mo sa negosyong ito? Siya. So, nakatulong ka. Parang ganito,
Lagi yung minukwento. Halimbawa, si Wilfredo. Ito yung vendor. Na-recruit ba siya? Yes. Ngayon umasenso siya sa AIMGLOBAL. Yung nag-recruit sa kanya, technically speaking, kumita ba yung sponsor niya sa kanya o hindi? Kumita. Kumita. Pero at the end of the day, sino mas nakinabang? Yung sponsor o si Wilfredo? Wilfredo. Kasi si Wilfredo naman yung nagbago ang buhay. So dito napakasarap. Kasi habang nagre-recruit kayo, huwag niyong iisipin nakikita lang kayo. Dito habang nagre-recruit kayo, nagbibigyan kayo ng opportunity na magkaroon ng pagbabago ng buhay. At least may nagagawa ka maganda sa mundo. At least may merit ka. Kesa naman puro demerit ang nililista sa'yo sa taas. By bringing people in this business, nagtumutulong at nagiging instrument ka para magkaroon ng pagbabago maraming tao. Di ba napakaganda ng ganung negosyo? So ito yung naibibigay sa inyo ng AIMGLOBAL, kaya hindi lang ito pera-pera. Kami, together with the BOD and top management, wala na po kaming inisip kundi paano matutulungan pa ang maraming tao sa AIMGLOBAL. And as I go around the country and I see people becoming so successful, ang pinakamasarap na feeling one day, well, masarap yung feeling na may pera. But believe me, pag may pera ka na, ang pinakamasarap na mararamdaman mo yung yayakapin ka at magpapasalamat sa'yo mga downline mo kasi sila mismo nagbawa buhay mo. Aamin mo naman yung nadami-dami mga pera, yung mga downline mo naman masama loob sa'yo. O maraming tao masama loob sa'yo. Maganda rito sa negosyong to yung maraming ang pera pero yung mga downline mo, mahal na mahal ka kasi dahil sa'yo, nagbago buhay nila. Yes! Ito very good feeling yun. Tama ba? Kaya huwag niyong pakawalan yung negosyong to kasi dito lang kayo magkakaroon ng chance para makatulong sa ibang tao. Hindi ko naman sinasabing pag ordinaryong empleyado ka, hindi ka nakakatulong. But most often than not, dahil sa exposure natin sa networking, napakalawak ng iniikutan natin, kaya napakadami nating natutulungan. Tingnan yung ginawa ng AIMGLOBAL nitong mga nakaraang linggo. Yung upline leader nyo dito, si Elmi at siya si Anita. Well, palakpakan pala natin si Anita. Birthday niya. Birthday. Nakakatuwa kasi ang ginawa po ng AIM together with the top distributors of AIMGLOBAL in, you know, dun sa ating program na Alive Foundation for Outreach Programs. Nag-gather po kami. Galing, alam niyo kung bakit? Sometimes a few weeks ago, yun yung kinukwento ko na from 9 o'clock in the evening, after New Year to eh, before New Year to, I think December 27 or December 28, nag-fundraising kami sa head office. May parang teletron yung tatawag, tapos magpe-pledge ka. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, ilan ng distributors na tumawag para mag-pledge, para makapag-raise kami ng fund. Ang na-raise nating fund, from 9 o'clock to 12 p.m. or 12 a.m. ng magaling araw, umabot ng 1.5 million pesos. 1.5 million. Kung ano man yung mare-raise ng distributor, tatapatan ng Alive Foundation. So kung naka 1.5 ang distributors total, another 1.5 million from AIMGLOBAL. So ang na-raise natin, 3 million. Lahat ito, pinamigay ng AIMGLOBAL sa CDO at saka Iligan for the last 4 days. Relief operations, etc. The point here is, yung business natin hindi lang basta-basta making money. Dito, isa sa values natin, tinuturuan namin ng mga distributors na magbigay. Kasi pag natulungan ka ng AIMGLOBAL, it's about time, ikaw naman ang tumulong para sa ibang tao. Tama ba? So dahil sa negosyo natin, parang tayo mga kabayan-bayan natin ang natulungan. Kaya meron tayong moral obligation. We do not forget our social responsibility in this business. Kaya huwag nyo titignan nito ay pagkita-pagkita pera lang. Kaya kung titignan ng sponsors ninyo or ng mga nire-recruit ninyo na ay pera-pera lang AIMGLOBAL, hindi nila alam. Meron tayong ability para makatulong sa maraming mga tao. Kaya mga hindi sasama sa atin, you know, iintindihin mo na lang. Pag hindi nila, ayaw nila, tapos nakita mo itong freedom, business, leverage, security, helping others, tapos marami pa rin ayaw maniwala sa inyo, kayong nakakaintindi, intindihin nyo na lang. Pag maraming tao hindi maniwala sa inyo, patawarin nyo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakuha nyo ba? Yes! O, number 3. Paano kayo magiging successful dito? Meron tayong tinatawag na attitudes na kailangan nyong i-develop para maging successful kayo in this business. It's all a matter about attitude. Kasi dito, bago mangyari ang success, kailangan magbago muna ang character. Before success happen, change must happen first. Magbabago ka muna. Hindi pwedeng dumating po ang pagbabago ng buhay if in the first place, ikaw yung hindi nagbabago. So dito, ang training natin,
normally, we are trying to change people first. We're trying to change you for the better. Kasi madali na ang success pag nagbago ka na. Halimbawa, dati matigas ulo mo. Gusto mo maging successful dito? Ako, kakalimutan mo pagiging matigas na ulo. Palalambutin mo yan kung kinakailangan pakuluan sa mainit na tubig para lang lumambot yung ulo mo. Kailangan, ako ang ibig sabihin. Yes. Kung dati mahihayin ka, gusto mo mag-succeed dito, kakapala mo na ang mukhang. Kung dati hindi ka friendly, ano gagawin mo? Magiging friendly. Kaya kailangan ng pagbabago. So, one of the things na kailangan nyo baguhin sa attitude natin, ilalagdag nyo, yung tinatawag natin good learning attitude. Yung walang katapusang accumulation ng knowledge. Pag-aaral. Why? Hindi natin linya itong negosyong to. Sino dito yung pinanganak na networker? Ha? Dalawa lang ang pinanganak sa mundo. Wala pong pinanganak na doktor, lawyer, wala pinanganak na engineer, wala pinanganak na janitor. Dalawa lang ang pinanganak sa mundo. Either babae o lalaki. Pero walang pinanganak na kung ano ng mga mga profession. So, ibig sabihin, walang tao na nung pinanganak siya, linya ng isang bagay. Nagiging linya mo isang bagay pag pinag-aaralan. Nung ako po ay 4th year high school, ako po kasi isang registered electrical engineer. Nung high school ako, 4th year high school, engineer na ba ako o hindi pa? Kailan ako naging engineer? After taking 5 years, BS, took the board exam and I passed, anong tawag sa akin? Naging engineer ako. So, ibig sabihin, kaya ako siya naging linya kasi pinag-aralan siya. Ito, gusto niyo maging linya. Totoo yung sasabihin na, hindi ko kasi linya networking. Aba, dapat lang hindi mo linya. Wala namang pinalinganak na ang linya ito na eh. Nagiging linya ang isang bagay pag pinag-aaralan siya. Yung iba, sasabihin, ayoko dyan, hindi ko linya. Subukan mo kaya yung hindi mo linya. Alam mo kung bakit? Kung dyan sa linya mo, hindi ka umaasenso, subukan mo sa hindi mo linya, baka doon ka umaasenso. Yes. Ha? Kaya, mag-aralan nyo mabuti para maging linya nyo siya. Kasi pag pinag-aralan nyo siya, lahat napapag-aralan eh. Alam nyo ba, pati pagsasalita sa harap, napapag-aralan yan. Pati pagbibenta, napapag-aralan. Pati pagre-recruit, napapag-aralan. Pati presentation, napapag-aralan. Pati yung dumaldan, napapag-aralan. Magugulat ka nga pag ikaw madaldal na. Ang magugulat ka sa bibig mo, tinitignan mo yung bibig mo, nagsasalita ka isa. Ilan na yung kilala ko sa networking na ganyan, ang tahimik-tahimik nung nag-join. After 6 months, linting ang daldal yun. Hindi na umihinto eh. Yung mga downline niya, oh, pagod na sa meeting after meeting siya, daldal pa rin ang daldal. Oh. Pero nung una, pag pinagsasalita mo, mag-meeting after meeting, yung offline niya, yung magsalita kayo ko, yoko. Nung natuto, lintik, ayaw nang tigilan, ayaw nang ibitawan ng mic. Kawa niyo ba, ibig ko sabihin? Yes! Napag-aralan niyo mabuti. Lahat napapag-aralan. Ako din dati, hindi ko kaya magsalita ng ganito. Tatlo lang kausap ko sa harap, nahihina ako sa nervyos. Pag pumapat, napupupo na ako. Kaya pag may pangapat, pinaalis ko eh. Alis, alis. Pero lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga natuturuan magmahal, utak pa kaya. Yes! Tama ba? Ha? Yan ang mga linya ng showbiz, ha? Oo. Bakit? Pag may good learning attitude ka, tumataas ang knowledge mo o kaalaman. Pag maalam ka sa ibang isang bagay, nagiging confident ka. Pag sabing confident, lumalakas ang loob. Tama ba? Pag meron ka bang knowledge, nagiging confident ka? Yes. Yung iba, hindi kaya mag-share ng business, konti lang alam mo eh. Nahiya ka mag-recruit, eh, hindi mo masyadong alam yung business mo eh. Nahiya ka magbenta, hindi mo alam yung C24/7 eh. Nahiya kang benta yung kapitbahay mong maitim, hindi mo alam yung perfect white eh. May nagtanong, ilang tablespoon po ang perfect white? Eh, hindi mo alam, 2 tablespoon. Kanyo? Kaya, knowledge, eh, will bring you confidence, will give you confidence. And confidence will give you competence. Ibig sabihin, gumagaling ka pag ikaw ay nagiging confident sa ginagawa mo. Clear ba yun? Gusto nyo gumaling? Mag-aral kayo. Magkaka-knowledge kayo, magiging confident kayo. And soon, yung confidence level nyo, ayan na, maganda na. Second, you have to have a commitment in this business. Wala pong shortcut sa business na to. Tandaan yung sasabihin ko, trabaho talaga to. You will have to work. You will have to work your tail off. Talaga mapapagod ka. Well, ganun naman talaga eh. Wala namang libre sa mundo. Kailangan tinatrabaho natin lahat. Tama ho ba? Nakakatakot ngayon libre eh.
Alam mo, pag libre, may kapalit kasi. Tingnan nyo, pag nilibre ka, may kapalit, wala? Pag nilibre ka, may kapalit, wala? Pero utang na loob, ang tawag doon. At sa lahat ng utang, ang pinakamahirap bayaran, utang na loob, walang katapusan eh. Tama ba? Pag sinigil ka ng utang na loob, walang katapusan. So, dito you have to commit, ladies and gentlemen. Stick it out. Ang tawag sa commitment, ibig sabihin kahit nahihirap ang katuloy, yun ang commitment. Kahit umuulan, di ba pag may commitment ka, pupuntahan mo pa rin. Pag sinabing commitment, ito yung kahit na napapagod ka, napupuyat ka, tutuloy ka pa rin. Kasi commitment mo na maging successful eh. Para bang mag-aasawa. Sa pag-aasawa, meron yung commitment na sinasabing, di ba? For richer or for poorer. In health and in sickness, till death do us part. Tama ba? Ganon din dito. Sabihin mo sa AIMGLOBAL, in richer and for richer and for poorer. Ha? Huh? O niya? In sickness and in health, till death do us part. Huh? Yan dapat ang commitment ninyo. Yung hindi kayo hihinto dahil nahihirapan lang kayo. Dito kasi, maglalabas ka talaga ng effort. Tsaka magbibigay ka talaga ng time. Kaya ako, believe me, alam ko na kagad yung mga downlines ko before, nung very active ako sa networking. Alam ko na yung downline ko kung sino yung magsasucceed at saka hindi. Based on their level of commitment. Kunwari, pag may pa-training, pag may downline ako, hindi dumadating, isa lang ibig sabihin nun, wala siyang commitment. Okay? Kunwari, papatawag mo kasi mag-meeting kayo, hindi darating, walang commitment. Yun eh. Ito, di ba, sa good learning attitude, dyan mo malalaman eh. Pag may downline kang hindi nakikinig sa'yo, maniwala ka sa akin. Mahihirapan kumangat. Attitude ang problema ng mga taong gano'n. Sa tayasang tao, pag ang problema mo, attitude, ang hirap i-correct. Yung tinatawag na may attitude problem. Ang pinakamasarap turuan sa negosyo, ito'y nakikinig. Ang pinakamasarap tulungan sa negosyo, ito yung may commitment. Pag sabi may commitment, ganito ako mag-develop ng downline. Bibigyan kita ng oras, i-one-on-one ko prospects mo. Maggala ka lang sa akin ang tao. Two-way commitment yan. Magbibigay ako ng oras sa'yo, ano magagalit sa'yo? Tao. Ang hirap naman na magbibigay ako ng oras sa'yo para mag one-on-one sa grupo mo. Pero ikaw, wala ka namang nire-recruit. Ang tawag doon, wala kang commitment. So makikita mo ang level of commitment ng tao based on their activity. Pag wala silang activity, napakababaw ng commitment. Pero pag ang isang distributor, ang daming ginagawa. Recruit dito, OPP dyan, invite dito, home party doon, table presentation dyan. Isa lang ibig sabihin nun, malalim ang commitment niya. Kaya pag ikaw, ito, madaling makita future mo rito eh. Pag ikaw, alam mo sa sarili mo na, nagtatrabaho ka talaga, nag-OPP ka, nag-one-on-one ka, nagdadala ka ng prospect sa center, nag-table presentation ka, nag-home party ka, may yung ginagawa mo yung activity, maniwala ka, kaya mo nang i-predict ang magiging future mo. Pag ikaw yung distributor na masipag at maraming ginagawa, kahit wala pang nangyayari sa'yo sa present, maipipredict mo, magiging successful ka talaga sa iyo. Pero pag ikaw, wala kang ginagawa, konti activity mo, marami kang araw na walang prospecting, marami kang araw na hindi naging global, mapipredict ko rin ang future mo. Walang mangyayari sa'yo. Tawa niyo ibig sabihin, so nakanin niyo yung success niyo? Nasa AIMGLOBAL o nasa inyo? Nasa inyo. Nasa inyo yan. Kahit gano'ng kaganda itong opportunity na to, kung wala kang ginagawa, walang mangyayari. Ang labanan dito, paramihan ng ginagawa. Paramihan ng one-on-one, ng OPP, ng prospecting. Paramihan ng kinakausap. Palakasan ng loob. Yung kahit sa kamapunta, di ba may ngumiti sa'yo, patay siya. Yung mga ganon. Tawa niyo yan, nakapila ka sa bangko, ngumiti, tapos siya. Mga ganon. Diba? Paramihan ng exchange of calling cards. Ako, ganun ang training ko dati sa grupo ko. Malalaman mo kung ano mangyayari sa'yo based on your activity. And ang activity mo, based on your commitment. Kung alam mo ang mga bagay na naghihintay sa'yo, ibigan, ang sarap magtrabaho eh. Para sa akin, kung kayo nagkukumit sa mga work ninyo, na hindi nyo naman sarili ang pinayayaman at ibang tao naman ang pinayayaman nyo, mas lalo dapat kayo magsipag para sa sarili nyong negosyo. Ha? Okay? Number three, believe.
Very important to believe in many things. Number one, believe in the company. Do you believe in AIM Global? Yes! Ladies and gentlemen, do not be confused. Huwag po kayo malilito. Hindi na natin kailangan i-prove ang sarili natin because I believe, dito po sa Bohol, nako, isa yan sa mga top BCO natin Bohol, isa sa mga top distributors ng AIM Global nandito sa Bohol, and naniniwala ko, dito, wala tayong kalaban. Ang pinakamaingay na, ang pinakamaingay na networking company lang dito, walang iba kundi Alliance in Motion Global. Lalo na ngayon, because at the rate that we are going right now, I've asked Elny earlier, ang nakakakotse na po pala sa buong Bohol na AIM Global ay 20. 20 distributors ang nakabili na ng sasakyan dito. And counting. And naniniwala ako, dadami pa yon. Kasi marami sa inyo dito, magkakaroon ng kotse dito sa Motion Global. Panahon lang yun. So, mga kaibigan, we remain very strong. We happen to be the largest networking right now in the Philippines. We're expanding globally. Nasa momentum stage tayo. And in any networking company, ang pinakamasarap na stage para sumama, walang iba kundi yung momentum stage. Kasi sa momentum stage, sumali ka lang, madadala ka ng buluso. Tignan nyo, halimbawa, pag may big OPP, ganito karaming tao, magdala ka. Hindi pa nakaka-attend ng seminar, uupo pa lang yung recruit mo, ano sasabihin? Ano kaya nandito? Ang daming tao. Siguro may maganda rito. Tama ba? Yun yung meron ng AIM Global niyo. Magdadala ka pa lang ng prospect, half-convinced na sa dami ng tao. Subukan nyo nagsisimulang kumpanya. Ha? Nilalangaw. Pagdala mo ng recruit mo, walang katao-tao. Nakuha niya ibig sabihin, mas magaling magpalaki ng grupo pag isang networking company, malaki na. Kasi nadadala ka nung agos. Parang wave lang yan eh, parang tsunami. Parang tidal wave ba? Basta tumayo ka lang, madadala ka ng agos. So sa negosyo natin ngayon, ang gagawin nyo lang, magdala ka lang ng magdala. Sa dami ng may resulta, magtututuro ka ng kotse, di ba, ipa-aim mo sa mga millionaires club, ipa-meeting after meeting mo sa mga leaders, pag-uwi ng prospect mo, buwang eh. Ang dami niya nakita eh, tama. Pagbago isang kumpanya, may example na, wala pa. Sasabihin niya, yaman tayo dito, pati ng prospect, may mayaman na ba? Wala na, pero magkakaroon pa lang. Yun ang danger sa mga bagong kumpanya. Hindi ka tulad dito pag nagdala ka, may mayaman na ba dito sa Englobal? Nabawon, meron na. Pagtuturo mo lang yung mga sakyan na nasa labas dito, no? Alam na agad na mayroon ng umaman sa Englobal. Clear ba yun? Yes! Number two, believe in the products. Wala pong shortcut dito. The only way to believe in the products is to use the product. Walang shortcut dyan. Believe me, ikaw professional networker ka, maniwala ka, dapat natikman mo lahat ng produkto mo. Alam mo, believe ako sa mga magagaling sa products, alam mo kung sino? Yung mga nagtitinda ng DVD. Pag pumunta ka sa halimbawa, binibenta ka ng DVD. Ang dami mga binibenta ang DVD, di ba? Pag tinanong mo yung nagbebenta, maganda ba ito? Ikukwento sa'yo. Sir, ako napakaganda niya. Kasi ganito, bida, bla, 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 bla. May tinuro ka na naman. Eto, maganda. Ito ako, sir, napakaganda niya. Ganito, ganito, bla. Ituro mo lahat. Napanood niya lahat. Ano? Dapat lang ba na napanood niya lahat? Dapat lang ba? Oo naman. Dapat niyang napanood lahat. Kasi pag sa customer nagtanong, alam niya yung story. Alam niya, bida. Subukan mong bumili sa DVD na nagbebenta. Maganda ba to? Sabihin sa'yo, hindi ko alam, sir, hindi ko napanood. Bili ka naman. Ito maganda, sabi na naman niya, hindi ko alam, sir, hindi ko pa pinanonood. Gaganahan kang bumili. Gusto mo sabihin sa kanya, magsara ka na nga, hindi ka pala. Tama ba? Ganito rin dito, dapat alam niyo yung product niyo. Dapat nagamit niyo. Dapat example ka ng produkto. Amen, nagbebenta ka ng perfect white o white light, ikaw mismo ang itim. Pinenta na, naka-sleeveless ka pa, oh. Pili ka ng white light. Nakakita, kiligili mo, kahit yun. Pero may solusyon doon, may solusyon. Pag ano ba, pinenta mo white light, ang itim ng kiligili mo. Sabi sa inyong customer, ba't ikaw ang itim ng kiligili mo? Sabi mo sa kanya ganito, sige, kapag hindi mo ginamit to, ganito ang mangyayari sa inyo. Lusot, ano? Lusot? Ayun talaga. Ganda ng mga produkto natin. Kumwentuhan ko kayo, ah. Yung
top BCO natin, pag sabing top BCO, yan po yung pinakamagandang, yan ang pinakamagandang benta, pero pag sabing top BCO, yan po yung pinili ng mga distributor sa buong Pilipinas, pinagbuto-butohan nila. Itong BCO na to yung pinaka-friendly, pinakamaganda yung itsura, not necessarily sales-wise. So, ang nanalong top BCO last year, yung Binyan BCO. So, nandun po ako first time ko, a few weeks ago, pinuntahan ko yung BCO. Napakaganda naman talaga. Napaka-friendly po nung may-ari. At napaka-accommodating nung ambiance. Ngayon ito nakakagulat. Yung BCO operator, si Mr. and Mrs. Ramos, no? Si Tita Judy at saka si Tito Ed, mga mayaman na po. Bakit mayaman? Yung Tito Ed, contractor po siya ng Catholic churches. Ayun, yung nagtatayo ng church, yun ang negosyo. For so many years yung negosyo. So may kaya na. May pera na. Ang anak, nag-aaral sa Ateneo. Hindi ka makakapagpa-aaral ng taap ng bata sa Ateneo pag wala kang pera. Ito malupit. Ang course pa ng anak nila, law. So may kaya talaga. Ang daming sasakyan, etc. So na-intriga. Bakit naging global ito? O paano ito na-recruit? Ito yung tanong-tanong ako. Sabi ko, sino po naka-recruit sa inyo? Ito ang kwento. Ang naka-recruit sa kanya, alam niyo kung sino? Carpentero. Paano nangyari? Kwento. Ito pa lang si Mr. Ed Ramos, siyempre sa bahay. May garden sila. Nagpagawa ng kubo. Bahay kubo ba? Yung kabahay kubo na pang garden, pwede kang mag-relax doon, pwede kang kumain ng family doon, yung maliit na. Guess what? Yung karpintero na gumagawa ng bahay kubo, distributor ng AIMGLOBAL. So, sabi niya, ang pangalan ng karpintero si JR, in-interview ko, paano mo na-recruit yan? Sabi niya sa akin, sir, yun nga, nung pumasok ako sa bahay niya, ang ganda ng bahay, second floor, daming kotse. Sa loob-loob ko, ako hindi ko na marerecruit to, mayaman na. Pero sir, may dala akong product. So binentahan ko na lang para kumita ako. Kasi hindi ko na marerecruit eh. Yung pala, all the while, nilakasan niya yung loob niya magbenta. Hindi niya alam, eto palang lalaki, yung contractor, may sakit. Diabetic. For 5 years, tuwing gabi, 5 beses bumabangon sa gabi para lang umiinom. Pag nagda-drive, at nakaramdam na iihi na siya, kailangan niya mag-stop kaagad within 3 to 5 minutes. Otherwise, iihi siya sa salawan. Binentahan ng complete, binentahan ng Restore Life, tsaka college. Binentahan. Eh yung mama, sabi niya, wala namang mawala, tsaka baka makatulong sa katko. Binilin. After 1 month, kumaling yung lalaki. Kumaling. Okay, no question. Nung kumaling, para makabili, makakuha ng discount. Kasi ang ganda ng product eh. Yung asawa niya, meron namang parang pag nagkakaroon daw, si Ita Judy, pag nagkakaroon ng memes, nagkakalagnat, tsaka nahihilo. By taking the complete, nawala. Sabi nila, ang ganda ng product na to. Ngayon, ang ginawa, paano kami magkaka-discount? Sabi nung JR, atin po kayo ng product demo. Matin ng demo. Hindi alam ang kasunod, marketing plan. Hindi nila alam na yung kasunod, sabi niya sa akin, alam niyo sir, kumatid kami ng demo. Hindi namin alam, may marketing plan pala. Nung nakita namin yung marketing plan, ang ganda pala ng negosyo, ng 7 hits kaagad kami. Awan niyo yung sabihin. At ano, paano na-recruit yun? Sa OPP o Prada? Prada. E dito, may mga marirecruit kayo, hindi nyo marirecruit. Pero pagka gumaling sa Prada, bigla nyo marirecruit. Kaya dapat, naniniwala kayo sa produkto natin. Yun yung power ng leverage. Karpintero siya, pero nakuha niya kontraktor. O di para na rin siyang kontraktor. Yes. Tama ba? Yes. Kaya minsan nasa pagre-recruit niyo yun eh. Hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik dumaldal. O di para mandaldal mo na din. Di ba minsan may marirecruit ka, mas madaldal pa sa'yo eh. Yung natutulog na, dumadaldal pa, mga ganon. Yung pagka sumasakay ng jeep, ang binibilang, 1-5, 1-5, 1-5. Diba? Mga PNR, alam niyo yung PNR? PNR, pusakal na recruiter. Lahat na masalubong sa palengke, nire-recruit, mga ganyan. So, hindi niyo masasabi, kaya you have to believe. Ano pa? You have to believe in your uplines. Okay?
of having a good learning attitude, dapat nakikinig kayo sa upline ninyo. Follow your uplines, please. Maraming mga nag-fail sa negosyo ito kasi matitigas ang ulo. Minsan feeling nila magaling pa sila sa upline nila. So please, in this business, please humble down and believe in your upline because your uplines are your best route to success. They are your roadmap to success. They know better. Sila yung mag-guide sa inyo eh. Kaya dapat you trust your upline, iniwala ka sa upline nyo, you follow your upline. Dito, pagka magaling kang sumunod, madali ka magiging successful. Marami mga distributor, bago sumunod, nag-a-analyze muna. Pag pinagawa si upline, i-analyze muna niya. Tama ba yun? Tama ba? Kaka-analyze, napaparalyze. Ang tawag dyan, analysis paralysis. Totoo yan, yung mga magagaling na tao, they keep on analyzing. Yung mga hindi magagaling, hindi na nag-iisip, ginagawa na lang, kaya may resulta sila eh. Doon sa mga magagaling, isip ng isip, o yung kakaisip mo lang result. Nakuha niyo ba? At the same time, uplines, you should also believe in your downlines. Siyempre, di ba, yung downlines natin, paano nyo hindi nyo naman siguro re-recruitin niya kung hindi kinaniwala sa kanila. And please, being a networker, it's your moral obligation to share these people, to share this business to everybody. To every people you come in contact with. Huwag kayong mamimili. Moral na obligasyon natin na ikwento tong negosyong to sa kahit sino mang tao na makikilala natin, irrespective kung ano background nila. Moral na obligasyon mo yun. Why? Kasi maganda tong negosyo eh. Can you imagine kung namili kayo ng recruit? Can you imagine kung ang training sa AIMGLOBAL, mamili ka ng recruit? Eh di sana wala nang nag-recruit kay Leo Kaduyak. Di sana wala nang nag-recruit kay Wilfredo. Di sana wala nang nag-recruit kay, Johnny Formentera. So give everybody a chance because for all you know, ang naghihintay na agila sa grupo mo, yung mga pinakasimpleng taong nasa paligid mo rin. Ang negosyo nito, very ironic. Very ironic yung negosyo kasi minsan kung sining iniisip mong maniniwala sa'yo, yun ang hindi naniniwala. Minsan yung iniisip mo naman, wala ka kwenta-kwenta, yung pala agila mo. Kaya huwag nyo ma-overlook, give everybody a chance. At pag nagkaroon kayo ng downline, tulungan nyo. Because your success in this business will highly depend sa mga numbers ng tao na matutulungan ninyo. The more downlines you help na makaakyat, the more naaakyat ka. The more na inisip mo sarili mo dito, the more hindi ka aakyat. Kaya ang i-empower mo, yung mga downlines mo. Yung mga downlines mo ang umangat. Mahirap yung pag yung mga downline ninyo, nagsisimula ang commitment dito, hindi, nagsisimula ang commitment mo dito bilang upline pag ang downline nyo nag-pay-in. Some sponsors, nag-hi-stop o humihinto ang commitment pag nag-expect nag-pay-in na ang downline. Meron akong mga kilalang mga sponsors, ganito eh, oh. Pag yung downline, first time, na na-recruit, na gustuhan yung negosyo, magsi-seven heads. Kaya lang yung magsi-seven heads niya, ni-loan sa SSS. So sasabihin ngayon ng downline, upline, next week palalabas yung loan ko, magsi-seven heads ako. Si upline ngayon, lintik makapalo up yun. Araw-araw, nagtitext, coffee tayo, coffee. Ah, punta ka sa office, tuturuan kita. Eh, one week na gano'n. Pag lumabas na yung loan, bumili na ng global package, pito, eto na. Hindi na nagpa-follow up yung upline. Pag nag-follow up yung downline sa upline, upline, coffee tayo. Alam mo sasabihin ng upline? Who you? Kawawa naman. Guys, ang sinasabi ko dito, pag yung mga downline nag-pay-in, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pang-global package nila. One thing or the other, nahirapan yan para makuha yun. Hindi natin alam kung, matagal nilang savings yon hinugot. Hindi natin alam kung ilang alkan siyang binasag nila para lang makakuha ng 798. Hindi nyo alam, baka pumatay pa yon para lang makakuha. Tapos pag nag-join, pababayaan nyo lang. Kawawa naman. Nakuha nyo ba? So, believe in your downlines. Pero, kalimutan nyo ng maniwala sa lahat, huwag nyo lang kalilimutang maniwala sa sarili ninyo. Please, before success happens, tanggalin nyo lahat ng self-doubt ninyo. Tanggalin nyo lahat ng pagdadalawang isip, lahat ng duda nyo sa sarili nyo.
before your success happens, before you become even successful, you have to assure yourself, you have to feel that you deserve to become happy and successful in this world. Minsan kasi kaya hindi dumadating ang success, hindi kasi natin tanggap ang sarili natin. Ano yung ibig sabihin hindi tanggap ang sarili? Kasi ako magaling eh. Hindi kasi ako madalita. Sana kasing galing na lang niya ako. Ang tawag dito, mga prisoners of hope. Mga, you know, sila yung mga nakakulong sa sarili na lang mga, you know, limitations. Start believing in yourself and assure yourself, and you have to feel that you have to become successful in this world. Kung gusto niyo maging successful, ang unang niyong iisipin, dapat deserve mo. Tell yourself, I deserve to become successful and happy. Don't be hard on yourself. Dapat ang self-image niyo mataas. Positive ang tingin niyo sa sarili niyo. Huwag niyong titignan yung weaknesses ninyo. The more na tinitignan niyo yung weakness ninyo, the more na hindi kayo umaga. Believe in yourself. Tell yourself when you go home, kaya ko to. Kahit walang naniniwala sa inyo, kaya ko to. Kahit mag-isa ka pa rin hanggang ngayon, magiging global ang basa to. 1 year ka na mag-isa ka pa rin, kahit na magiging global ang basa to, pwede na. Hanggat may bukas, may pag-asa ako. Yes! Kaya sasabihin niyo sa sarili niyo, ha? Kaya, always believe in yourself. Wala pong pinipili yung negosyo natin, irrespective of any background, ano yung affiliation, whatever, pwede ka maging successful dito. I-feel nyo lang yun. Kasi, ikaw, ang hindi alam na maraming tao, pag ikaw kumakausap ng mga tao, ng prospects mo, mararamdaman nila gano'ng kaka-confident sa ginagawa mo. Kaya kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo, mararamdaman nila yan eh. And kahit ikaw man yung prospect, sasama ka ba sa taong walang tiwala sa sarili niya? Nakuha niyo ba? So you have to believe in yourself. Tell yourself magiging global ambassador. When you go home tonight, pumunta ka sa banyo, may salamin doon, di ba? Kausapin mo yung tao niyo, makikita mo sa salamin. Sarado mo pinto. Tapos tingnan mo, tulog na muna lahat ng tao sa bahay niyo. Baka maya-maya niya, gising pa yung nanay mo, marinig, nagsasalita ka. Lalong sasabihin nun, litik na yung global yan, baliw na yung anak ko. Sarado niyo muna. Tapos sabi mo sa nakaharap sa lamin, magiging successful ka. Well, dapat yung sarili mo makita mo doon. Pag hindi, takbo ka. Pag may nakita kang iba, takbo. Sabi mo sa sarili mo, kasi yung taong karaw mo, dalawa lang yan, siya yung mag-i-stop sa'yo o siya yung tutulong sa'yo para mag-succeed. Kahit na buong mundo, pinipigilan ka, pero ikaw ayaw mo, wala silang magagawa. Pero kahit buong mundo, tinutulak ka, pero ikaw yung ayaw na, wala rin silang magagawa. So at the end of the day, nasa sarili mo yung success mo. Life story assures us that everything we need to become successful is already with us. Bago tayo pinanganak sa mundo to, nasa atin na yung mga ability para mag-succeed. Ang kwento dyan, if you use it, much more will be given to you. Yung talent mo, pag ginamit mo, more talents ang ibibigay sa'yo. Pero pag hindi mo ginamit, you will lose it. So dito sa AIMGLOBAL, we give you a chance para magamit yung mga talents na yun. All you have to do, maniwala kayo sa sarili ninyo. May kwento dyan, scientific explanation ho to. May isang container, yung bigger container sa laboratory, nilagpuyan po ng mga pulgas. Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? So, syempre, ang tendency ng mga pulgas, tumalon-talon. Talon sila ng talon. O ngayon, ang ginawa, nilagyan ng takip. Okay? Talon pa rin sila ng talon. Kaya lang, sa pagtalon nila, nauuntog na sila. Baka ikaw yung pulgas, pag tumalon ka, wii-tok! Sa katalon, guess what? After a few weeks, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang doon lang sa hindi sila mauuntog. Ano tawag doon? Natansya nila. So pag tumatalon sila, natansya na nila yung hanggang saan lang para hindi sila nauuntog. After a few weeks, tinanggal yung takip. Dito kayo magugulat. Wala nang takip ha. Pero hanggang doon pa rin yung talon nila. Kasi akala nila may takip pa rin. Ang lesson dito, maraming tao sa AIMGLOBAL hindi umaagat. Alam niyo kung bakit? Utak pulgas eh.
kaya, ang hirap magbenta, ang mahal, wala na akong ma-recruit. At ang tawag dyan, mga self-imposed limitation. Ikaw ang naglalagay ng limitation sa sarili mo. So, as long as nilalagay mo na limitasyon yung sarili mo, hindi mo nakukuha yung mga goals mo sa buhay. Sayang, kaya dapat, dito, lagi kang maniniwala sa sarili mo. Even when chips are down, even things are down, you have to believe in yourself. Pag down kayo, ang best way na kakausapin nyo, alam nyo kung sino? Apply nyo. Pag down kayo, huwag kayong kakausap ng kapitbahay. Malay ba nun sa AIMGLOBAL? Tama ba yung ibang tao kasi pag nagtanong, ang nilalapitan, mga taong walang inalaman sa negosyo niya. At saka dapat lang tignan nyo mabuti ito. Dapat kayo mismo kaya nyo i-motivate yung sarili nyo. You don't need other people to motivate you. Tignan nyo pa lang yung sitwasyon nyo sa buhay. Dapat enough na motivation na yan. Hindi nyo na kailangan magpapamotivate sa iba. Parang ako, meron akong downline. Walang ginawa kundi magpamotivate sa akin. Apply, motivate mo naman ako. Negative ng nanay ko. Pero, di mo motivate ko naman. Tuturuan mo. Hyper na lang siya. After a few weeks, lapit mo naman apply ko. Motivate ko na naman. After a few weeks, lapit na naman. Motivate na naman. Sa loob-loob ko, paano ko ba? Paano kaya kami matatapos? Motivation pa lang, hindi niya matapos-tapos. Paano kita matutulungan ng ibang bagay? Matutulungan ng ibang bagay? Motivation pa lang, hindi mo kaya sa sarili ko. Kaya dito maniwala kayo. Dapat ikaw kaya mong i-motivate yung sarili. Kasi most often than not, in this business, you have to be a self-starter. Dapat self-motivated ka. You don't need other people. Well, sa una, kailangan may apply mo para minomotivate ka. Pero wala. Pag-anim na buwan na kayo nagmamotivate, di ba ang usapan na yan? Anim na buwan ka na minomotivate ng apply mo, iba na yan. Dapat patating yung panahon, kaya mo na rin i-motivate yung sarili mo. Clear mo ba yun? Yes! Attitude na yan. Number four, always be positive. Importante to. Lagi kayong positive dapat. Pag sabi positive, kahit di kumikita tuloy. Alam niya yan? Pag sabi positive, kaisa-isahan na nga lang yung downline mong nag-pay in. Nag-quit pa, tuloy ka pa din. Ang tawag doon, pagiging positive. Whatever that is happening to you right now, it's just a preparation for something good to happen. When you say being positive, you know, in your mind, tapos na dapat. Dito pa lang, dapat tapos na. Dito pa lang, successful ka na. Tinatrabaho na lang natin. Dito pa lang, global ambassador ka na dapat. Dapat ito pa lang, nakumbinsi mo na. Ang problema, pag ikaw hindi mo ito makumbinsi-kumbinsi, kasi kada negative situation, kada negative circumstances, naapektuhan ka. Ang taong gusto maging successful, every day, every minute, every second, positive siya. Kasi pag positive ka, na-attract mo mga positive na bagay din. Pag negative ka, ang na-attract mo mga negative din. Kaya pag may negative kayong iniisip, brush it off. Tanggalin nyo kagad sa isip nyo. Minsan kasi pag mag-isa na lang tayo, may kausap tayo eh. Tama? Pag nakahiga ka, may kausap ka mag-isa, parang hindi ko na kaya. Yung kabila mo naman, hindi, kaya mo pa. Eh, demonyo eh, no? Eh, demonyo, tsaka angel eh. Nag-aaway. So, dapat dito, remain positive at all times. Malaking bagay yung positive kayo kasi yan po yung magdadala ng career nyo sa negosyo natin. Believe me, hindi siya madali, pero pag positive ka, dumadali siya. Ang mahirap, hindi na nga siya madali, negative ka pa, magiging negative talaga buhay mo. Nakuha niyo yung kwento? So, ako naniniwala, yung pagpunta nyo sa AIMGLOBAL, yung pagiging member nyo dito, may purpose niya. Unfortunately, ang gagawa ng ang gagawa ng success mo, hindi man tao, kundi ikaw eh. God has shown you a very good opportunity. Maganda ba yung aim? Yes! Opportunity ba talaga siya? Yes! Kaya lang, binigay niya na yung opportunity. Binigay niya na yung buto. Sino magtatanim? Siya pa rin ba? Ikaw. Ang hirap naman nung binigyan ka na ng buto, pinagbigay sa'yo ng buto, siya pa magtatanim. So God gave us the opportunity. It's up to us already to work on this opportunity. Unfortunately to many people, pag nahihirapan, pinakakawalan yung opportunity. Ako, alam nyo, nagsisimula. Lagi ko lang iniisip tong kwentong ko kung bakit dapat kayo maging positive lagi. Naniniwala ko yung pagpunta nyo sa aim, may purpose siya. Why? May nakita na ba kayong ibon na namatay sa gutom? Yung lumilipad na ibon, tapos bumagsak sa harap ng matay, walang makain. Wala. Unless kulungin mo, huwag mong pakainin, mamamatay. Pero those birds at wild, hindi namamatay sa gutom yun. Why? Because they are well provided. Ibig sabihin, before God created those birds, ginawa niya muna yung mga pagkain ng birds na yun. Hahanapin na lang ng mga birds na yun. Tama ba? Meaning, bago binawa ng Diyos, yung ibon, ginawa niya muna yung pagkain.
hindi baliktad na nauna yung ibon. So, ibig sabihin, nauna yung pagkain bago yung ibon. Nakuha niyo yung logic? Yes. Ganito rin yan sa aim. Hindi ka tatawagin dito ng walang purpose. Bago ka tinawag dito, ginawa na yung mga tao magpapag-global ambassador sa inyo, hahanapin nyo na lang. Hahanapin nyo na lang. Hindi pwedeng nauna na ikaw muna. Hindi, baliktad. Nauna na yung mga tao marirecruit mo bago ka dumating dito. Hahanapin mo na lang sila. Just like the birds, they have to look for those foods. Pero nandun na yun. Ikaw din ganun dito. Bago ka tinawag dito, nandyan na yung mga recruit ninyo. Hahanapin nyo na lang. Why? Hindi yun mag-volunteer. Hindi yun kakatok sa bahay nyo. Hindi yun sasabihin na, ako ang sugo, ako magpapaglobal ang ambassador sa'yo. Nakuha nyo ba? You have to get out, look for those people at kayo ang kakausap sa kanila. So always be positive. Minsan hindi lang dumadating pa yung mga agila ninyo, yung alas ninyo, yung mga leaders na downlines ninyo. Hindi pa lumalabas siya normally. Kasi, tinetest ka pa ng nature. Tinitignan kung deserve mo na. Hindi darating ang tamang recruit, tamang tao sa inyo kung hindi nyo pa deserve. So mauna muna yung dapat ready ka or prepared ka na muna. So don't worry kung nahihirapan. Kasi may kwento dyan eh. Alam niyo yung cocoon? Yung caterpillar bago maging butterfly? Di ba nasa loob po sila ng cocoon? Ganyan yung itsura nyo eh. Makikita nyo yan sa tangkay ng mga alaman o kaya puno. Alam nyo, for 2 weeks, yung caterpillar, walang pagkain yan. Madilim. Limited ang air. Tapos nagtatransform sila, tumutubo yung kanilang pakpak. Ito, malupit. Paglalabas na sila, yung lalabasan nila, napakaliit na butas. Bakit maliit na butas? Kasi kailangan nilang mahirapan. Bakit nila kailangan mahirapan? Kasi yung butas, kaya maliit, para mapigay yung katawan nila. Kasi pag napigay yung katawan nila, may lalabas na likido. May lalabas na liquid. Yung liquid, kailangan yun ng kapakpak nila para pampatibay ng pakpak nila. Ang galing, ano? So, ibig sabihin, nature has its way para patibayin yung pakpak ng butterfly. Kailangan niya na mahirapan para mapiga siya. Kasi pag hindi siya napiga, hindi lalabas yung fluid. So, kailangan pala yung fluid pampatibay ng pakpak. So, ang tanong, yung paglabas nila ng kung may, yung mahihirapan sila, napasama o napabuti? Napabuti. Kaya huwag kayo matatakot kung nahihirapan kayo kasi hindi nyo alam, napapabuti kayo. Eh may isang bata, alam nyo ginawa? Ginunting. Naawa eh, ginunting. O hindi nga nahihirapan yung butterfly, pak, diretso sa lupa. Nilanggam, patay. Nadalian ba siya? Yes. Napabuti ba? Kaya huwag takot kayo pag madali. Kasi mas nakakatakot baka mas hindi kayo makalipad pag nadadalian kayo. Nahihirapan kayo, alam nyo kung bakit? Kasi pinatitibay namin ang pakpak ninyo para malayo ang marating nyo sa inyo. So, ibig sabihin yan, always be positive. Okay? Number 4, last, no? At isa, tapos na tayo. Number 3, number 4, no? Part 1, fear and doubt, etc. Number 4 na tayo, part 4. What is part 4? Skills. Okay? Ano itong skills? Ito yung mga i-develop ninyo, dito kayo dapat gumaling. Number 1, dapat meron kayong prospect list. Okay? Ano itong prospect list? Listahan ng mga prospect. Tinagalog ko lang. Okay, dapat meron kayo niyan. Diyan yung ililisa yung mga prospect ninyo. Pangalawa, dapat masipag kayong mag-invite dito. Mag-recruit. Ang trabaho ng networker, alam nyo kung ano? Mag-recruit. Kung may career kayo dito, mag-recruit. In fact, kailangan lagi kayo nagre-recruit. Because recruiting solves all problem. Lahat ng problema ng networker, ang sagot, alam nyo kung ano? Recruit. Pag may nagre-lamo sa akin, apply. Wala akong, di pa ako kumikita eh. Alam nyo sa sagot? Recruit. Apply, nahihirapan na ako eh. Alam nyo sagot? Recruit. Apply, yung downline ko, nag-quit. Recruit. Apply, ano gagawin ko? Recruit. Kawan nyo? Recruiting also solves problem. Ibig sabihin, lahat ng problema sa networking, ang bottom line, recruiting. When you go to a party, recruit. When you go to a funeral, recruit. Totoo yan. When your big guy disappears, recruit. When your paycheck goes down, recruit. When you want to buy a car, recruit. When you want to get your dreams, recruit. Kaya ang solution,
Bakit? Kasi pag nag-invite ka, meron ka nare-recruit, meron kang presentation. Isa to sa dapat nyong natututunan. One day, guys, it's your obligation na dapat marunong kayo mag-OPP. Normal yung sa una, hindi pa kayo marunong. Nagdadala kayo sa center, nagdadala kayo sa BCO, nagpapa-attend kayo tuwing may big day na ganito. Pero dapat dumating yung panahon, basic yon, marunong kayong mag-product demo at saka OPP by your own. Hindi pwedeng lagi kayo nakaasa sa upline. Tama ba? Pag lagi ka nakaasa sa upline mo, nakadepend ka sa oras niya, eh paano kung hindi siya available? Wala ka na makakausap. So dapat dumating yung panahon, marunong din kayong mag-present. Marunong kayong mag-OPP. Huwag kayong mag-relap. Pag hindi kayo marunong, paturo kayo sa upline nyo. Obligasyon ng upline nyo na turuan kayo kung paano mag-OPP. So pag may nai-invite, may presentation. Tama ba? Pag may OPP, may pay-in, wala? Meron. Pag may pay-in, may kita, wala? Meron. O, di ganun kasimple. Gusto nyong kumita, saan magagaling? Invite. Saan magagaling ang kita? Recruit. Ngayon, simple lang. Paano palalaki ng kita? Palaki ng pay-in. Paano dadami pay-in? Paramihin ng presentation. Paano dadami presentation? Damihan ang invitation. E paano nyo, kung gusto nyo maging milyonaryo dito, pero sa loob ng isang taon, isa lang ang nire-recruit nyo. Alam nyo ba sila Elnie, sila Anita, few years ago? Alam nyo yung goal nila every month? Sila mag-asawa. 10 direct recruit every month ang goal nila. Dapat makasampu si Elnie, dapat makasampu si Anit. Made na yung mga yan. Lalabas na nga yung hammer nila a few weeks from now. Kita, re-recruit pa rin. Ang lesson doon, kasi yun yung tama. E sila nga eh, successful na, nagre-recruit pa. E di lalo na yung sa inyong iba na nagsisimula pa lang. Nakuha nyo ba? So, more invitation, more presentation, more pay-in, more income. Kaya lang, may catch sa invitation. May twist, may catch. Ano? Pag nag-i-invite, may rejection. Yun nga lang. Kaya yung katulad ng sabi ko dito kanina, di ba? Para maiwasan yung rejection, huwag ka lang mag-invite. Tama din naman. Kaya man ka nga. Kaya pag may rejection, may discouragement. So ano gagawin nyo pag may discouragement? You have to know how to handle discouragement. Dapat alam nyo paano siya i-handle. Kasi ang discouragement, emotional yan eh. Hindi katulad ng rejection, external. Ang discouragement is an emotional thing. You process it inside you. Di ba pag na-reject ka, pag uwi mo, dala-dala mo pa rin? Number one lesson sa discouragement, don't take it personally. Number two, accept that there will be people who will discourage you. Maraming detractors. Lahat ng mga success sa history, inawanan muna bago nag-click. Alam niyo ba yun? Nung inimbento ang telepono, ni Alexander Graham Bell. Alam niyo ba, pinagtawanan siya? Nung inimbento ng Wright Brothers, nalilipad ang eroplano. Ha? Alam niyo ba, pinagtawanan sila? Nung unang sinabi na computer ang magiging uso pagdating ng araw sa buong mundo, ano sabi ng mga scientist? Ano sinabi ng mga matalinong tao? Hindi ma-overpower ng computer ang human brain. Pero ngayon, hindi na pwedeng mabuhay ang tao nang walang computer. Subukan nyo, pag magbabangko kayo, tapos yung mga bangko, wala pa rin computer. Abacus pa rin ginagamit. Nakuha nyo ba? Lahat ng mga major successes sa buhay, you know, underwent a lot of persecution and ridicule before they become successful. Totoo yan, maniwala ko kayo. Walang, sa una pa lang eh, tinanggap na maraming tao ang success. Kaya kung kayo, pinipersecute, niridicule ngayon, ganun talaga. Kasi tama ang direksyon nyo, papunta talaga kayo sa success kaya nyo pinagdadaanan niya ngayon. So, may discouragement, ano gagawin? Ito yung formula. Some will join you. Some won't join you. So what? Next! Ano ibig sabihin yan? Some will join. Some won't join. So what? Next prospect.
Nakuha niya. Some will join, some won't join. So what? Next. Sa isip niyo lang yung so what. Huwag yung pag-ayaw niya. So what? Next! Inaaway ang recruit, no? Huwag niyong aaway yung mga recruit niyo. Why? One day, babalikan niyo yan. Pag inaaway niyo, nasaktan ng pride, kahit gustong maniwala niyan, sa iba na lang yan sasama, hindi sa inyo. Kaya huwag niyong aawayin. Pag ayaw ng prospect niyo, don't take no forever. Minsan, no just means not now. Tandaan nyo to, every 6 months, nagbabago sitwasyon ng buhay ng tao. Every 6 months, nagbabago ang economic situation natin. Tandaan nyo yan. A few months ago, pag nirecruit mo yung mga taga-Philippine Airlines, tatawanan ka lang. Ngayon, recruiting mo yung mga taga-Philippine Airlines, sasama na ba? Yes, wala mga trabaho, natanggal sa trabaho eh. Tama ba? Nag-iba sitwasyon ng buhay ng tao, kaya yung mga ayaw na prospect nyo, huwag nyong awayin, balikan nyo after 6 months. Mag-ayaw pa rin, after 6 months pa rin. Yung mga mag-discourage sa inyo, yung iniiwasan kayo sa kaka-recruit, kung ano-ano dahilan ginagamit, may hindi ganun ba kayo na-recruit? Yung sabi niya, may gagawin ako bukas eh. Tapos pag nirecruit mo, kinamagahan, may pupuntahan ako eh. Tapos pag nirecruit mo naman, sasabihin, may birthday eh. Lahat na lang ginagamit. Minsan sasabihin, magkakasakit ako bukas eh. Ganito, technique dyan. Pag may mga recruit kayo na gano'n, tapos wala nang ginawa kundi maganap ng dahilan, ang script nyo, pare-pareho lang. Ano yung pare-pareho lang? Ano pare, pwede ka na? Siya, mag-iisip na naman. Ikaw, ano, pwede ka na? So yung ikaw, hindi nagbabago. Siya, pabago-bago. Guess what? Mauubusan din siya ng dahilan. Sasama rin sa inyo ang pagdating ng araw. Mauubusan siya ng dahilan eh. Kasi isip siya ng isip, ikaw hindi nagbabago eh. Ano, pwede ka na? Isang buwan, ano, pwede ka na? Mauubos na dahilan niya, sasama na rin sa iyo. Sasabihin nun, ubos na dahilan ko, sige, sasama na ako sa iyo. So, dapat makulit ka sa negosyong to. So, don't get discouraged pag ayaw. Some will join someone, so what? Somewhere else is someone else is waiting out there. Just be patient. Di ba, sabi nga nila, patience is a virtue. So, tandaan niyo to. May kwento dyan, ano? May isang palaka. Si Patpating Palaka, nasa balon. Alam niyo yung dried well? Ano ba yun sa Bisaya? Yung well? Tabay? Tatabay. Dried well. Marami ditong palaka. Pero dito, may isang Patpating Palaka. Nangarap siyang makalabas. Kasi sabi niya dito, kukunti pagkain. Ang baho, ang dilim, agawan sa pagkain. Sa loob-loob niya, pag tumitingin siya pataas, ang liwanag, sabi niya sa lili niya, siguro sa labas ang daming pagkain. Siguro doon masarap. Siguro doon ibasi mo yung hangin. Siguro doon maliwanag, kasi ang ganda tingnan. So nangarap siya. One day, sabi niya sa lili niya, lalabas ako dito. Kaya natin maliit na palaka lang siya at patpating palaka siya, hindi siya makalabas kagad. So what he did, every day tumatalon siya. Kaya lang, sa araw-araw na pagtalon niya, yung mga kaibigan niyang palaka, mga barkada niyang palaka, araw-araw din siyang kinakantsawan. So talon siya ng talon, sila kantsaw ng kantsaw. Ay, patating palaka, huwag ka na mangarap. Dito na tayo mangamatay. Talon pa rin siya. Ay, patating palaka, uminom na lang tayo, walang mangyayari sa'yo dyan, mag-tongits na lang tayo dito. Siya, talon pa rin ang talon. Pero hindi namamalay ng mga barkada niya, nadadagdagan ng 1 inch yung talon niya. Kasi pag ang muscle mo, ginagamit mo, lalo siyang nag-improve. Ikaw, pag lagi ka nag-OPP, sa una walang naniniwala, hindi mo namamalayan, nag-improve ka. So, ganun din siya, talon siya ng talon, sila kantsaw ng kantsaw, talon, talon, kantsaw, until one day, dahil patas na patas yung talon niya, nakalabas siya. And true enough, paglabas niya, sabi niya sa sarili niya, wow, tama ako, buti na lang nangarap ako. Ang liwanag dito, ang sarap, ang daming pagkain, ang bango. As soon as nakita siya ng mga barkada niyang palaka, ano sabi sa kanya? Oy, patating palaka, balikan mo kami. Patpating Palaka, turuan mo kami kung paano rin kami makakalabas dito. Pero alam mo, ginawa ni Patpating Palaka, he jumped and he jumped and he jumped away and he lived happily ever after. Number one lesson. Bakit siya naging successful? Hindi siya nakinig. Hindi siya nagpaka-discouraged. Number two lesson. Alam niyo kung bakit hindi siya nakinig? Bingi pala siya, kaya hindi niya mapakinggan yung sinasabi ng mga barkada niya.
So, ano ang lesson doon? Simple lang, pag dinidiscourage kayo, magbingi-bingihan muna kayo. And I promise you will live happily ever after. Kaya, huwag kayong magpapadala dyan. Oh, another story about that. May kalabaw, nahulog sa sinkhole. Alam niyo yung sinkhole? Nahulog bigla. Problema, yung may-ari ng kalabaw, hindi niya ma-save yung kalabaw niya kasi ang bigat. Tsaka, you know, ang hirap i-pull out. So, ano ginawa na lang niya? Sabi niya sa sarili niya, total matanda na naman ng tong kalabaw ko, tabunan na lang namin ng lupa, ayaw mo nang mamatay. So, yung kalabaw, tinabunan na lang nila ng lupa, nakasama niya yung mga kapitbahay niya. Pero habang tinatabunan niya ng lupa, yung kalabaw, tumatama yung lupa dito sa likod. Ang ginagawa ng kalabaw, sinishake. So yung lupa, bumabagsak sa paa niya. Tapos sinispamp yung feet. So napansin nila, galing ano, pag nalagyan ng lupa dito, isishake, tapos pupunta sa gilid, sinispamp yung feet. So effectively, umaangat yung kalabaw. So tapon sila ng tapon ng lupa. Hanggang one day, nakalabas yung kalabaw. Anong lesson doon? Life will throw you many things. Especially in this business. Maraming mga Indian, etc. Pero parang yung kalabaw, just shake it off and stamp your feet. Maraming nang Indian sa inyo, nani-negative ka, shake it off and stamp your feet. Na-Indian ka, shake it off and stamp your feet. Kaya pag nakita ko kayo sa center at nagkaganito kayo, alam ko lagi na nangyari sa inyo. Ha? Okay? Kung nakita ko kayo sa BCO at nagkaganyan kayo, alam pala nangyayari sa inyo, na-Indian kayo. Clear ba yun? Yes! Okay? Number four, if you want to become successful in this business, yung word na success, may tatlong S. Tama ba? Yung word na success. Para maging successful sa networking, always remember the 3 S. Ano yung unang S? Sponsor people. Recruit. 80% of your time should be dedicated on recruiting. Pangalawang S, sell the products. Huwag kayong makakalimot na magbenta ng produkto. Why? This is a product movement business. Pag kayo magaling magbenta, nagpo-push kayo ng product, ang magagawa niyong grupo, magaling din mag-push ng product. Pag malakas ang product movement ng grupo niyo, malaki ang kita niyo sa Unilevel at saka sa Stairstep. Ang magandang income sa Unilevel at saka Stairstep, even if the recruiting stops, you still make money. Hindi ka tulad sa binary, pag wala ng pay-in, wala ka ng kita. Pero sa Unilevel at saka Stairstep, basta gumagamit yung existing group mo ng mga products, kumikita ka pa din. Yes. Pangatlong S, service. Ano tong service? Dalawa. Ang makikreate mong grupo sa sponsoring, downlines. So support and serve your downlines. Ang makikreate yung grupo sa selling are customers. So serve your customers. Merong tinatawag na after sales service. Yung mga customers nyo, pag bumibili ng product, follow them up properly. Especially yung mga products natin, minsan may healing manifestation. Dati ang arthritis sa kanan lang. Uminom nyo C24/7, napunta sa kanan. O kaliwa, pareho na. May ganun ba minsan? Yes. Minsan, umuubo. Nung uminom ng C24/7, lalong inubo. Tama ba? May allergy. Nung uminom ng C24/7, lalong inallergy. Kasi healing manifestation to dahil nilalabas ng katawan ang toxins. So dapat marunong kayong mag-follow up. Clear ba yun? Yes. Yan ang tatlong sikreto sa success in network marketing. Isa dito malimutan nyo, tapos kayo. Isa dito malimutan nyo, hindi kayo magsasucceed. Last na topic ko. Okay, 1, 2, 3, 4. Number 5, merong tinatawag dito. Huwag niyong kakalimutan. Okay? Huwag niyong kakalimutan, number 5. Mag-goal setting. This is very important. Set your goals, please. Pag sabi mag-set ng goal, maglagay kayo ng deadline kung kailan niyo gustong kitain yung mga amount ng pera na gusto niyong kitain. Halimbawa, by June 2012, dapat nag-50,000 pesos na ako a month. Dapat may goal kayong ganun. Nakuha nyo ba siya? Hindi pwedeng mag-networking kayo na hindi kayo nag-goal set. Ibig sabihin, wala kayong pangarap na amount ng income. Kasi mapapagod kayo sa kaka-recruit, hindi nyo masabi,
kung nasaan na ang benchmark ninyo. Pangalawa, yung ibang nagkaroon ng kotse dito, I'm sure, yung mga nakabili ng kotse dito, sinet nilang goal sa sarili nila yan kung kailan nila mabibili yung kotse nila. Meaning, hindi nakabili ng kotse yan kung hindi sila nag-set ng target sa isip nila. So it's very important na mag-set kayo ng target sa isip ninyo. Bakit? Halimbawa, by June of this year, dapat global gold executive na ako. Now from January to June, dahil may target ka na gold executive, anong gagawin mo between January to June? Gagawa ka ng action. Why? Saan ang gagaling ang action? Sa goal. Minsan maraming tao kulang ng action kasi walang clear goal. Pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Wala lang. Dapat, kaya pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? Apply, nagre-recruit ako. Kasi sa June 2012, bibili ako ng Hyundai Elantra ko, kaya nagre-recruit ako ngayon. Ano nyo? So saan galing ang action? Sa goal. Pag may goal ka, nagbibigay ng direction sa'yo. Tama ba? Umaga pa lang, iniisip mo na ilan ang kakausapin mo, ilan ang pupuntahan mo, ilan ang bebentahan mo, sino kakausapin mo. Kasi may goal ka na inahabol eh. Parang term paper o kaya parang research paper yan ng college o high school tayo. Di ba pagka sinabi ng professor, 6 months from now, magpapasa kayo ng research paper nyo. During those months na bago magpasa, nagre-research ka na ba? Nagre-research ka na ba? So ibig sabihin, yung goal, magpasa ng research paper, kaya may action ka ginagawa. Binibigyan ka ng direction. Nagbibigay sa'yo ng target. Pag sinabing target, meron kang i-hit. Pag may target ka kasi, nagmamadali ka eh pag malapit na siya. Tama ba? Ang mahirap na sasabihin nyo sa sarili nyo yung I will become a global ambassador someday. Hindi mangyayari yung someday. Bakit? Wala po sa kalendaryo yon. Monday to Sunday lang, walang someday. It sets a target. Ano pa? Nagbibigay sa'yo ng motivation. Diba, pag iniisip nyo ba yung goal nyo, nai-inspire kayo? Pag iniisip nyo ba yung goal nyo, nangigigil ba kayo? Pag iniisip mo yung goal mo, nung ako nag-network, pag iniisip mo yung goal ko, lalo ko nangigigil. Pag tinitignan ko yung brochure ng kotse, lalo ko nangigigil. Pag tinitignan ko yung dream board ko, yung dream board kasi dyan nakapaskil yung mga pictures ng goal mo eh. Pag tinitignan ko yung dream board ko, lalo ko nangigigil, lalo ko nagiinit, lalo kong gustong mag-recruit. Pag nadi-discourage ako, tignan ko lang yung dream book ko, yung picture ng mga goals ko, nangigigil na ulit ako. So yan ang binibigay sa inyo ng goal. Nagbibigay ng aksyon, ng direksyon, ng target, ng motivation, tsaka inspirasyon. Pag wala kayong goal, wala lahat ito. Meron man, pero mababaw at kukonti. Kaya pag uwi nyo ngayong gabi, huwag nyo kakalimutan. Isulat dyan sa mga notebook nyo. Ano ang goal nyo this June 2012 or December 2012? Dapat isipin mo sarili mo, kaya ko to. Well, syempre, una, pag nagsulat kayo ng goal nyo, dapat paniwalaan nyo yung sarili nyo. Pinag-usapan na natin yan, yung believing in yourself. So whatever you write down in your notebook with regards to your goals, you should first believe that you can achieve those goals. Tapos pag tinitignan mo siya, nagigigil ka dapat. Ito yung lagi kong sinasabi. Dapat nagsiset kayo ng goal. You know why? Mga baliw nga, nagsiset ng goal, kayo pa kaya? Totoo yan. May kwento niyan, baliw. Ito, last na. Baliw, ha? May dalawang baliw. Final interview na nila kung makakalabas sila sa mental hospital. So yung baliw, yung patient A, lapit dun sa director. Sabi ng director, patient A, para malaman natin kung magaling ka na at talagang paglabas mo dito ay magiging productive part ka ng society, here's your final question. Paglabas mo dito, ano ang unang-una mong gagawin? Sabi ni mental patient A, ako po, paglabas, maghahanap po ako ng magandang babae. Tapos, sabi ng director, liligawan ko po. Tapos, pakakasalan ko po. Sabi niya, galing ha, sige, magaling ka na, check. Binigyan ng discharge slip. Si B naman, tinanong, ikaw mental patient B, para malaman ko talaga magaling ka na. At magiging productive part ka ng society. Paglabas mo rito, ano yung unang-unang mong gagawin? Ako po, nako, paglabas ko dito, gagawa ako ng tirador.
At pagtitirado rin ko yung mga bintana nyo dito. Pinahirapan nyo ako, sabi gano'n. Ay, hindi ka pa magaling. Eh. So, sabi niya, pabagsak, sinabi ko lang na yung totoo. Masagi na sila nung barkada niya ni A, kasi si A naglilimpit na ng damit. Sabi niya, uy, ano bang ginawa mo? Anong sinagot mo doon sa tanong? Sabi ni A, ako, ang sagot ko, maglabas ko dito, maghanap ako ng babae, nililigawan ko, tsaka pakakasalan ko. Bigyan ako ng discharge tip. Eh, ikaw, ano ba sinagot mo? Ako, sabi ko kasi, paglabas ko dito, gagawa akong tirador, tapos pagtitirador yung mga bintana dito. Sabi ni A, ah, baliw ka pa nga. Sabi ni A, ni B, ano gagawin ko? Sabi ni A, ganito, 6 months from now, may interview ko rin. Malamang tanungin ka niya kung ano gagawin mo. Kopyahin mo na lang yung sagot ko. Gayahin mo na lang ako para makalabas ka rin. Sabi ni B, ano nga ba yung sagot mo? Paglabas mo dito, sabihin mo, ganap ka ng babae, liligawan mo, mas pakakasalo. Sige, gagayahin ko na lang. So si B, for the next 6 months, walang minemorize kundi yun na. Paglabas ko dito, ganap akong babae, liligawan. Paglabas ko dito, maganap akong babae, liligawan ko, pakakasalo. Anim na po, ang tuwing umaga. Paglabas ko dito, babae. Ito na, after 6 months, interview na. Sabi ng director, oh, para malaman natin kung magaling ka na. Paglabas mo dito, ano mo naman namang gagawin? Ako po, paglabas ko, nako. Pagana po ako ng babae. Sabi yung director. Tapos, liligawan ko po. Tapos, pakakasalam ko. Ito ang tuwa na si Lee. Kaya yung director, wala nang ibang i-interviewin. Siya lang, kaya maraming oras. Sabi yung director. O pagkatapos, kung magpapakasal na kayo, anong gagawin mo? Sabi ni Lee. Siyempre po, pag magpapakasal, maghahani muna po kami. Sabi yung director ko, tapos. Tapos, siyempre po, sabay na kaming maliligo. Sabi yung director ko, tapos. Manyak pala yung director. Sabi naman ni B, siyempre po, sabay kami maliligo, tapos, ubaran ko na po siya. Sabi ng director, tapos. Siyempre po, tatanggalin ko na po yung pra niya. Tapos. Tapos pag tatanggal ko na po yung pra niya, kukunin ko po yung garter, gagawin ko tirador, pagtitirador ko yung pinaka rito. Ba't ganon? Kasi, yun talaga yung goal nung baliw eh. Pagbalik-balik na rin naman yung kwento. Goal niya talagang tirado rin eh. Tama ba? Kaya pag nag-set kayo ng goal dito, pagbalik-balik na rin man, i-discourage man kayo na maraming tao, hindi man naniwala sa inyo, dapat yun pa rin ang goal nyo sa AIM Global. Huwag kayo magpapapekto. Tama ba yun? Kaya pag gigilan nyo yung goal nyo, lituhin man kayo ng ibang tao, i-discourage man kayo, stick to your goal. Focus lang kayo sa goal nyo. Pasasaan ba? At darating din ang panahon, kayo naman ang magkukwento sa akin kung ano naman ang mga nabuhay nyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. God bless you all. Happy New Year po ulit. Thank you.